mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Faith alone lang kasi may pagsisisi. Okay po, magandang hapon sa inyong muli, mga kaibigan, mga kapatid. Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay sa programang Ayon sa Kasulatan, gabay sa katotohanan ay muli pong bumabati po sa inyo ng maulan, no? Kaya medyo malamig ang ating weather ngayon, kaya kay Brother Patrick ay nananawagan siya maging chillax-chillax lang po kayo dyan. Yan. Kaya muli, sa lahat po ng ating mga viewers, yan, sana po lagi po kayo nasa mabuting kalagayan. Sa kabila ng ating panahon ay maulan, itong ating pag-aaral ay malamang nito mainit. Ayan, no? Mainit. Pero hayaan po natin itong pag-aaral na ito ay maging isang pagpapala po sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga nagsusuri, mga sumusubaybay sa programang ito. Kaya bago ho natin talakayin ang ilang mga pagpapaksa, ayan, ay pasisimulan po tayo sa panalangin ni kapatid na Ray Moncada. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Dinadakila ang iyong banal na pangalan. Sa pagkakataon pong ito, dalangin namin o Diyos, ang iyong munting programa na ito ay makarating sa mga tao na naghahanap ng katotohanan. Maging liwanag po ito, instrumento, upang makarating po sila sa pagkaunawa ng katotohanan. Ganon din yung mensahe na ibabahagi sa hapon na ito ay maging daan upang sumilang ang katotohanan, upang makapagsuri ang mga tao, sa gayoy makapagbalik loob sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala, pangunahan niyo po kami ng iyong Santong Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, ayan. Thank you po. Kaya bago natin uli simulan ito, ayan. Sana lagi po kayo nasa mabuting kalusugan, mabuting kalagayan. Thank you, kapatid na Ray Moncada. Mm. Ayan, okay. Bigyan po natin uli ng pagkakataon na batiin ang ating, o bumati ang aking mga kasama para sa kanilang mga sponsor, sa kanilang mga ministry. Ayan, unahan ko na po si kapatid na Ray. Kapatid na Ray, sa mga sponsor mo. Isang mapagpalang araw po ng panonood at pakikinig sa bawat isa. Muli, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagkakaloob at pagkakasangkapan ng mga tao na nagiging daan upang maipagpatuloy po natin ang ministry na atin pong sinimulan sa awa at tulong ng Panginoon. Binabati ko po yung Gentry Central SDA Church. Shoutout po sa inyo. Ganon din po sa Paliparan SDA Church. At ganon din dito po sa Dasmaji. Shoutout din po sa inyo. At ganon din po sa mga local churches dito po sa Cavite. Lobby ng Panginoon, patuloy po tayong makapaglingkod na masigla sa Panginoon. At maaari nyo po kong sundan sa akin pong ministry online, Tanong at Sagot Ministry, meron po tayo sa YouTube. Ito po ay katuwang ng Ayon sa Kasulatan. Tumatalakay din po sa mga aralan Diyos na nakasulat sa Biblia na sinasampalatayanan ng mga Seventh-day Adventist. Kung mas mahilig naman kayong tumambay sa Facebook, meron din po tayong Tanong at Sagot Ministry Facebook page. Pwede nyo pong i-follow at mapapanood nyo rin po yung mga aral ng salita ng Diyos na patuloy na ibinabahagi ng mga Seventh-day Adventist. Ganyan din po, sundan nyo rin po yung mga debate ni Brother Camacho. Hindi po natin siya makakasama ngayon dahil meron po siyang training sa Red Cross. Shoutout sa iyo, my friend. Sundan nyo po siya sa kanyang YouTube, Back to the Truth Ministry. Pero pwede nyo pong i-type yung kanyang pangalan,
Guwapong Fernando Camacho. Charot lang, Fernando Camacho lang, kasi pag nilagyan nyo ng guwapo, baka pangalan, baka mukha ko yung lumabas. Fernando Camacho. Shoutout din sa aking napakaganda, napaka-sexy at napakabait na asawa, si Sister Michelson. Mahal na mahal kita, lagi kang mag-iingat. Yan. Thank you, kapatid na rin. Brother Arnual, ayan, thank you. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga giliw na taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. At nawa po inyong ibahagi ang programa namin ito. Marami nawa ang inyong mapaabutan ng mensahe na ito na aming tatalakayin sa hapong ito. Nais kong batiin itong mga nakatala dito na narito. Nais kong batiin yung aking napakagwapong guro. Wow. Diyan sa Paliparan 2 Integrated High School, si Sir Alcés Quiapon Jr. Ayan, magandang hapon po sa'yo, Sir. Kung nanonood ka po nito, Sir, magandang hapon po sa'yo. Alam po ninyo, kapatid na Lino, kapatid na Mungkada, nakakatawa itong si Sir. Dahil yung kanya palang tito, aking napag-alaman na isa palang sabadista. Amen. Isa palang Seventh Day Adventist doon sa sabi niya sa Australia. Ayan. Amen. Kaya sir, magandang hapon sa iyo. Kung ito'y napapanood, patuloy lang po kayo manood, sir. Patuloy lang po kayo na magsuri at patuloy nawa kayong pagpalain. Ayan. Gayun din po yung kaklase naman ng aking kapatid na si J. Mark Noel. Yung classmate, and shoutout din sa kapatid ko si J. Mark Noel at yung kanyang kaklase na si John Carl Lozada. Ayan, isa yan sa mga masigasig na talagang tagapanood. Ang sabi pa nga ng kapatid ko ay tinatapos daw yung ating video. Kaya ayan, magandang hapon sa iyo, John Carl Lozada. At yung isang kabataan, si Justin. Ayan, binati ako niya nung nakaraan. Ah, batiin mo rin. Kaya binabati rin kita ngayon. Gantihan lang. Gantihan lang. ayan, yung Mabuhay City. Ayan, yung aking hometown church. Magandang hapon sa inyo kung nakakaabot ito sa inyo, mga kapatid ko dyan sa Mabuhay City. Magandang hapon po sa inyo at nawa kayo ay datnan ng programang ito. Kung ito man ay inyong napapanood ng replay o ng live, nawa kayo ay maabutan na nasa payapang kondisyon. Gayun din, yung Mabuhay 2000. Ayan, magandang hapon din po sa inyo. Gayun din sa San Marino Church at sa akin din pong mga kaklase sa section ng 10 Luna. Ayan, magandang hapon po sa inyo, mga classmate. Kung nakakapanood po kayo nito, patuloy po ninyong panoorin at i-share ang video na ito. At gayun din po yung aking tatay na si Remir Noel. Ayan, kung nasaan ka man ngayon pa, I love you pa. Wow. Ayan. Sana all. Mabait na bata. Ayan, sa pamamasada mo ngayon, kung nasan ka man, kung napapanood mo ito ng replay, kasi baka panoorin mo ito ng replay, magandang araw sa'yo at pagpalain ka panawa ng ating Panginoon. Gayun din si Mama na kasama ko sa pagpunta dito sa lugar na ito upang makasama ko sila Kalino at Kare Mungkada. Napaka-supportive at napakabuti at napaka-mapagmahal kong nanay na si Michelle Noel. Ayan, magandang hapon. At gayon din si Rituya, naging kung ako nagkakamali, naging classmate ko to doon sa LIMS, sa isang school. No, Rituya, magandang hapon sa'yo, Rituya. At si Maylina, ayan, magandang hapon po sa'yo, ma'am. At si Jared Concepcion, yung aking kaklase na nanood nung nakaraan. Ayan, magandang hapon sa'yo. At test ko rin i-promote yung aking YouTube channel. Search po ninyo dyan, Jomer T. Noel sa YouTube. Kung kayo po ay tumatambay o nag-stay sa YouTube, nandiyan po ang Jomer T. Noel. Mangyari lamang po na inyong i-search. Narin po ang aking Dakilang Pag-asa Ministry at gayon din po sa Facebook. Ayan, search nyo rin po dyan ang Dakilang Pag-asa Ministry. Gayon din po sa TikTok. Nagbabahagi rin po ako ng salita ng ating mga Panginoong Diyos at mga video dito sa Ask na Kinat na kinat. Ayun nga. Search nyo po dyan, Truth Sower. Ayan, yung Kalino. Okay, thank you, kapatid na Jomer. Ayan. Sa lahat din po ng nasa Thailand. Ba't po naman kinakat? Binabati natin ang Pastor Jong Balagot. Ayan. Maraming maraming po salamat dyan sa Pattaya Church. Ayan. Parte ng Thailand.
Ganun din si Brother Stephen sa kanyang family. Maraming maraming salamat po. God bless po dyan sa Thailand, ano? Ganun din po, binabati natin ang pamilya po ni Kuya Emil dyan, at si Ate Shirley dyan sa Sydney, Australia. Maraming maraming salamat po. Dyan sa parte ng Banaba Church, binabati po natin ang lahat po ng mga abakan. Ayan, maraming maraming salamat po. Ganun din kay kapatid na Patrick Gonzales, magandang hapon. Medyo malamig dito sa Dasma, kamusta na po ba dyan? Ayan. Kamusta na ba ang business? Sana ay lumago po yan, kapatid na Patrick. Ganon din kay Michelle, ganon din sa iyong bunsong anak na si Lucas. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan. Kay Tatay Policarpio, magandang hapon po sa San Juan family. Ganon din sa Abakan, ayan. At ganon din kay Nanay, kay Maria Delia Banadera Barnedo, magandang hapon po sa inyo. Ganon din po sa pamilya po ni Norman Montibon, ayan, Sister Chiki Lisa Montibon, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ganun din po kay Rolly Aquino Subion. God bless po, Ma'am Tobias. Thank you po. Ganun din kay Brother Jerry Corpus, magandang hapon po sa inyo. Kay Amy Alfonso. Kay Missy Optana, God bless po. Ayan. Ganun din po, binabati natin. Brother Nap, brothers and family, ayan. Sa likod ng ating camera, ayan, binabati natin si Graho, ayan, Madam Graho, ayan, si Ayesa, ganun din yung guwapo nating, ayan, John Lloyd Matugas, ayan. God bless sa naging quiz bee dyan sa party ng Tubuan, ayan. Maraming maraming salamat po sa Diyos at Brother Joshua, ayan. Thank you sa karunungang pinagkatiwala sa iyo ng ating Diyos. Sa miyembro ng AS, binabati natin si Amber, si Kyle at si Samantha. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Brother Camacho, guwapo, asan ka na? Ayan. Oo, mabubura yung lipstick mo sa daan. Okay, ayan. Ay, sabi ni Patrick, chilak-chilak, saya-saya lang. Okay. Ganun din ang aking may bahay from Poland. Ayan, Sister Priya Lanes. Ayan, from Poland. Binabati natin. Sister Sharon De Los Reyes. Ayan, maraming maraming. Advance happy birthday, Daddy De Los Reyes, dyan sa August. Maganda ka na ang Aratilis. Huh? Okay po, ayan, binabati natin ang Patalinhog at Santos family. Ayan, maraming maraming salamat po. Okay, mamaya po uli, babati tayo mga kasama, Francisco Cleopas and family. Maraming maraming salamat po. Ayan, sa mga kasamaan dyan sa pan house. Naku, muntik ko na mabanggit naman ang pancake. Ha? Ayan. Escoces family, ayan, maraming maraming salamat po. At sa mga Patalinhog. Hoy, nakagigigil na hapon na naman po. Ayan, Brother Patrick. Ayan, ha, huwag po kayo manggigigil, ha. Ayan, nakikiusap si Patrick. Ayan, okay. Pabriag family, Ate Evelyn, kamusta na po kayo? Pwede na po yata kayong kumanta. Ayan, may boses na po. Siyempre, yung ating nagluto kanina, ayan, Leia Beltran, masarap ang ating panghapunan na at wow. Merienda. Wow. Ayan. Elmer parang, Del Pozo Gutierrez from, ayan. Parang ayoko. Elmer dito and Vilma. Magandang hapon so, po. Magandang. Okay, thank you po. Boboy Gonzales, ayan, sa mga Gonzales family. Okay, sige po, mamaya po ulit, mga kaibigan, mga kapatid, at aking mga kasama ay talaga nasasabik ng magbahagi ng salita ng Panginoon. Okay, Brother Moncada, Brother Nuwal. Apo. Alam nyo, gusto ko muna ang mga musta kapatid na rin, ha? Namimiss ko lang, ha? Ito si Jando best talaga, friend. Eh. Best friend. Alam mo, ito si Jando. Pagka ako'y nagbabrowse, eh. Nahanap ko, kapatid na Patrick, eh. Ang tawag dyan, Kalino, love at person. Oo nga, eh. Kaso, namimiss ko, eh. Hindi na ata ako pinapansin, eh. Oo nga. May iba na yata sang pinupusuan, eh. Baka chinat ng asawa nyo, kaya lumayo. Oh, baka nga, no? Ayan, oh, pinasasaya lang natin ang mga viewers natin. Oh, Brother Jandu, ayan. Oh, ba't hindi nyo pa sinasagot si Kita Mundo? Diba? Hindi nyo pa yan kinakasa. Eh, kayo kinakamusta ni Gida Mundok Biro niyo, sanggol na nabinyagan, sumampalataya, pag namatay, diretso sa langit, wow. Magiging anghel. Wow. Aba, narinig mo na ba yung kapatid na rin? Malupit ah. Anak ko eh, kaya nga nakikusap si Brother Gita Mundok eh.
sa mga Team Maria eh. Mm-hmm. Oh, di ba? Oh, ngayon, pinapasaya lang natin sila. Yung kapatid na Rey, kapatid na Nuwal. Opo. Sa akin pagbabrowse, meron akong ano eh, meron akong napansin eh, kapatid na Rey. Itong si Mr. Curious. Sa kanyang programa, napansin ko, ay meron silang tinatawag na 10 palatandaan na pagiging sulpot na iglesia. Oh, interesting ba? Yan ah. Teresa, ito ka ba dyan, kapatid na Rey? Magandang kapatid talakayin yan. Yan. O kayong mga viewers, tinan po ninyo ang ganitong tirada nila, no? Pagka raw po ang isang iglesia, unang-una, pagka hindi raw po founder si Kristo, yan po ay sulpot. Mm. Ayan. Sampu po yan eh. Meron din silang tinatawag na Bible alone. Oh. Pagka daw ang isang samahang pananampalataya ay Bible alone, ay sulpot yan na iglesia. Ba? Kapatid na Rey, kapatid na Nuwal. Napakalupit. Mm. Ang pangatlo diyan, pagka raw ang isang iglesia ay narehistro, aba, eh, sulpot. Oo nga. Ibig sabihin nila, dapat ang iglesia hindi nirehistro. Magagal si Ka Felix niyan. Oo nga. Ngayon, isa yan sa mga ating tatalakayin, kapatid na Rey, ano? At isa pa riyan, naniniwala sila na pagka ang isang samahang pananampalataya ay parating faith alone, ay disgrasya yan. Talaga? Tawag yan ay sulpot. Talaga? Oo. Kaya nga itong ating bibigandaan eh. Para yung ating mga nagsusuri, yung ating mga kaibigang sumusubaybay sa programa natin, magkaroon ng idea, kapatid na John Lloyd, di ba? Eh kasi marami ngayon talaga, kung tutusin, kapatid na Rey, kapatid na Nuwal, eh sa dami ba naman ng iglesia nga naman dito sa atin na sa Pilipinas, libo-libo na eh. Oo, ngayon, eh kaya sa programa ni Mr. Curious, pero parang masarap din natang isingit dito si Maria eh. Ah, si Maria, no? Kasi naniniwala si Maria, buhay pa. Nag-i-intercede. Yun daw yun, bigyan ko muna ng daan ha, konti ha. Sige, sige po. Kung talagang ito si Maria ay tagapamagitan, buhay pa hanggang ngayon, nasa langit na, sabi nila. Eh, nung magkaroon ng disgrasya sa Zambales eh, yung mga taga Zambales, alam ito, dyan sa party ng San Narciso. Si Mama Mary ba, naka-estatwa doon sa harap ng karagatan, eh yung aming tinitira ni Kamdabaha eh. Kamdabaha? Eh kami na lang nasa loob pa ng lapas eh, hindi pa kami nakakalis, kami na lang naiiwan eh. Ang tanong eh, kung talaga ito yung nakapagliligtas, eh ano naiambag nito, ano naitulong nito, eh nagkaroon ng disgrasya dito sa lapas, sa San Narciso. Hindi man lang kumikilos, hindi man lang tumutulong. Ngayon nakatanghod lang sa gitna ng karagatan sa buhangin. Minamasdan yung mga nangyayari, hindi man makakilos. Yan ang nakakalungkot, di ba? Ngayon, papatikim lang muna natin yun. Patikim. Ngayon kapatid na Rey, bibigay ko sa inyong dalawa yan. Bahala na kayo, pipikit na muna ako. Talaga ba, dapat ba ang iglesia ay dapat ba hindi narehistro o narehistro? Dapat ba ay founder talaga si Kristo? Paano ang katibayan na ang RCC ay talaga ang founder niya si Kristo? Kapatid na Rey, kapatid na Nuwal. Wala akong ebidensya yon. Ah, ganun ba? kung ito po yung unang batayan, kailangan ay si Kristo yung founder, wala pong ebidensya na ang Roman Catholic Church ay founded by Jesus Christ. Bakit po? Sapagkat, based po sa history, mga minamahal, ito, alam to ng mga marurunong talaga sa history. Opo. Based po sa history, merong tatlong tinatawag na monotheistic religion. Monotheistic religion. Tatlo lang po yan. Christianity, Judaism, at saka Islam. Ulitin ko po. Christianity, Judaism, tsaka Islam. May Roman Catholic ba? Wala! Ang tatlong monotheistic religion sa history, Christianity, hindi po Roman Catholic. At based po sa ibang referensya, yun pong Roman Catholic, yan po ay sekta ng Christianity. Hindi siya yung mismong Christianity. Ibig sabihin, inaangkin nila na sila mismo yung Christian. Pero by history, ang tunay na monotheistic religion, Christianity, Judaism, at saka Islam. Hindi po Roman Catholic. May kinalaman naman po sa Christianity, meron pong ganitong propesiya sa Bible.
dito po sa aklat ng gawa, aklat ng mga gawa, sa 20 ang talata po ay 28. Mm-hmm. Pakinggan po ninyo, gawa 20, ang talata ay 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. 29. Aking talastas, sabi ni Apostol Pablo, aking talastas na pagkaalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. 30. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Aba, by history pala, may historical evidence pala ang Roman Catholic. Ay, dito ipapakita natin kung nasaan po sila. Balik nyo po sa 28. Ang sabi po sa talata, ito po ay pahayag ni Apostol Pablo. Pinagbilinan niya yung mga matatanda sa iglesia. Sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili laban sa maling pananampalataya para mapangalagaan din ninyo yung buong kawan. Sapagkat yung buong kawan niya ay binili ni Jesus ng kanyang sariling dugo. Opo. Eh bakit niya sinabi yun? Pagdating sa 29, ang sabi niya, aking kasing talastas o aking nalalaman na pagkaalis ko, yung pagkaalis na tinutukoy diyan, based po sa mga huling talata, tumutukoy sa kanyang kamatayan. Kaya ang sabi niya nga, pagkaalis ko, hindi nyo na muling makikita ang aking muka. Kaya yung mga alagad ay nagsitangis. Kasi yung tinutukoy na pag-alis niya diyan, is patungo siya sa kanyang kamatayan. Based on Bible history, ay talagang hindi na nga nakabalik dyan si Apostol Pablo sapagkat dito na nga siya nagkaroon ng kamatayan. Ang sabi dyan, pagkaalis ko, talastas ko na magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. Take note, hindi ito kawan. Lobo po ito na pumasok sa kawan. Yan. Kaya hindi po ito tatag ni Kristo. Ang tatag ni Kristo is yung iglesia na itinayo doon sa Israel. Jerusalem. Doon sa Jerusalem. Na ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Na kung saan, wala pa pong ganid na lobo dito. Pure Christian po ito. Mm-hmm. Then based po sa history, si Apostol Pablo nagbigay babala na magsisipasok sa loob. Magiging bahagi ng kawan. Pero hindi tunay ito na kawan. Hindi ito tunay na tupa. Na kung saan, ito po ay mga ganid na lobo. Ano po gagawin? Hindi patatawarin ang kawan. Mm-hmm. At pagdating sa 30, ang sabi, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Kasi papasok nga eh. Tama. Ibig sabihin, magiging kasamahan. Pero hindi ito tunay na tupa. Yeah. Naging kasamahan kasi umanib sa loob. Yan. Sabi sa talata, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Yeah. Kaya po, by history, syempre, yung true church, yung Christian church, hindi po yan yung church sa yung Roman Catholic. Hindi po yan. Seven churches po yan. Yeah. Seven churches po yan. At saka yung tunay na church, ipinanganak yan unang-una, doon kagaya ng binanggit natin, sa Jerusalem. Mm-hmm. Hindi po doon sa Roma. May nakapag-mission lang po doon na itatag yung church sa Roma. Pero hindi rin yon yung Roman Empire o yung Roman Catholic na kinagisnan natin ngayon. Tama. Kaya po, mayroong Roman Catholic. Kasi batay po pala, sa history ng Bible ay pagkatapos mawala ng mga apostol ay magsisipasok yung mga ganid na lobo, hindi nila papatawarin ang kawan at magdadala sila ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ibig sabihin, sa unang premise pa lang na hindi tunay na iglesia kapag ka hindi founded by Jesus Christ, incomplete ito, kalino? Okay. Incomplete ito. Tama po, na kapag hindi si Kristo, sulpot po yan. Mm. Pero, sulpot din
kapag ka ikaw, naalit ka nga sa tunay na iglesia, pero lobong Maninila ka naman. Yun lang. At nagdala ka ng alagad, yung mga alagad ni Kristo, inakay mo sa maling pananampalataya. At makikita po natin, eh sino ba yung nagpakilala na pagkatapos ng mga apostol, eh sila yung naging kahalili ni Kristo sa langit. Yun. Eh wala namang iba kundi ang Roman Catholic. Wala namang ibang nag-angkin yan. Natupad yung pahayag ng Bible na pagkaalis ng mga apostol, magsisipasok yung mga ganid na lobo. Kaya yung isa sa palatandaan ng sulpot, bukod sa hindi si Kristo yung nagtatag, wala namang ebidensya na ang Roman Catholic tinatag ni Kristo based on the Bible. Yan. Wala pong ganyan. Meron yan sa mga nilikot na referensya. Sa mga ang author ng reference, eh mga Roman Catholic din. Mga Katoliko din ang author. Pero yun ay bias. Bias po yun na reference. Pero kapag ka, tinignan natin sa fair na reference, which is yung Bible, wala pong patunay na itinatag ni Kristo ang Roman Catholic. Mana pa, sila yung tinutukoy dito ng mga ganid na lobo sapagkat pagkatapos ng mga apostol, based on history, naging makapangyarihan ang Roman Catholic. Okay, thank you, kapatid na rin. Maganda yung pambungad mo, ano? Kaya dito sa kasaysayan, kapatid na rin, talagang unti-unti pumasok dito yung mga doktrinang wala sa Bible. Oh, dito na pumasok ang mga rosary, purgatorio, yan na. Napakarami po niyan, mga kaibigan, dito sa takbo ng ating pag-aaral. Kaya nahaluan ng Kristyanismo, kapatid na Ray, na kaya Christian and paganism nagsama eh. Mm-hmm. Ayan, dyan na po yan, nagpatuloy sa kasaysayang yan. Yung kapatid na Nuwal, ano ang masasabi mo rito sa ating tinatalakay? Ngayon po, napakaganda po ng pagpapahayag ni kapatid na Ray, ano, na kung saan yung mga lobo ay pinasok yung pure church, yung dalisay na iglesia ng Diyos, ay pinasok ng mga ganid na lobo, which is tumutukoy sa mga tao na magdadala ng aral na hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Ngayon, tama naman po ano, na talagang sulpot ang iglesia kapag ka hindi si Kristo ang nagtatag. Eh, ang tanong kalino? Sige po. Ang tanong kalino, si Kristo rin ba yung nagtatag sa kanila? Yeah, yun lang. Yan. Eh, hindi rin naman si Kristo yung nagtatag sa inyo. Ganun ba? Diba? Kasi kung ganito yan, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal na manonood, para mapatunayan natin na si Kristo ang nagtatag ng ating iglesia, kung ano yung aral ng ating puno, yan, kung ano yung aral ng ulo, dapat ganun din yung aral ng katawan. Tama. Kung si Kristo nagsisimba araw ng Sabado, dapat Sabado rin yung simba nung kanyang katawan, nung kanyang iglesia. Pakinggan po ninyo ha. Lucas 4, talata 16. Okay, sige po. Kasi para makita po natin kung ano ba yung araw ng pangili ng ating Panginoon, Panginoong Jesus. Ayan. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, ibig sabihin po, simula bata pa si Jesus, kanya na po itong gawain. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Linggo, gaya ng ginagawa ng mga Roman Catholic. Hindi. Ang sabi dito, araw ng Sabat. Sa ibang translation, no? Sabado po yan. At nagtindig upang bumasa. Kaya po mga minamahal na mga kaibigan, mga minamahal na manonood, kung talagang ang Roman Catholic, kung ang ating Panginoong Jesus ang nagtatag ng kanilang iglesia, dapat yung kanilang aral ay kagaya rin ng aral ng ating Panginoong Jesus. Dapat din, no, katulad ni Kristo bilang Hudyo, kasi madalas na banat, eh kaya lang naman yan mga utos sa kanila eh, kasi Hudyo sila. Kaya lang naman yan utos sa panahon nila kasi mga Hudyo sila. Kaya lang naman nila ginagawa yan kasi nga dahil sa lahi nila, sila yung mga Hudyo. Yun na nga yung punto eh. Pakinggan po ninyo. Roman 9, 5. Kanino ba ibinigay yung mga kautusan, yung pagsamba, at pati yung Kristo, kanino rin ba ibinigay? Para makita po natin kung tama po ba yung ganyang mga pangangatwiran na may kinalaman po sa mga pagkatatag ng iglesia. Ayan, Roman 9:5, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo. Tinutukoy po dyan yung mga Hudyo, ano? Ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. At taas po natin sa talatang 4.
Ayan. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup, mga Israelita po ang tinutukoy dito, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan. Isipin po ninyo, sa kanila rin yung mga tipan. Sa iglesia, sa bayan din ng Diyos, na itinatag ng Diyos yung mga tipan, sa kanila rin ibinigay. At ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan. Verse 5, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila rin, mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Kung yung kautusan, kung ang ating Panginoong Hesus ay Sabbath keeper, kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi kumakain ng dumal o ng karumaldumal o mga karimari-mari na hayop, eh di dapat hindi rin tayo kumakain, mga kapatid. Sapagkat kung si Kristo talaga ay pinaninindigan natin na siya ang naging tagapagtatag ng ating samahan o iglesia, dapat sinusunod din natin yung aral ng ating puno. Dapat sinusunod din natin yung aral ng nagtatag sa atin. Taliwas naman yan sa mga Roman Catholic na ating mga kaibigan. Araw ng pagsamba, Linggo, kontra sa Biblia, na kanilang pangilin, araw ng Linggo, at itinuturo pa sa kanila ring mga lathalain na inilipat daw yung solemnity ng Sabbath day sa Sunday. Saan sa Biblia yun? O, di ba? Kailan nilipat ni Kristo yung kabanalan ng araw ng Linggo? Kabanalan ng araw ng Sabbath, rather sa araw ng Linggo. Hindi po pa walang ganyan sa Biblia. Saan po mababasa yan? Kaya talaga isa pa dyan yung Bible alone. Talagang hindi kayo Bible alone kasi yung mga turo ay kalino, hindi ayon sa Biblia. Tama. Kita po ninyo. Kaya yan po ang isa sa mga punto na lalo ko pang gustong bigyang diin. Ano? Na kung si Kristo ang ating tunay na tagapagtatag, kung si Kristo ang ating puno, kung si Kristo ang inaangkin natin na ating founder ng ating iglesia, nararapat lamang na ano po? Yung ating aral, yung ating practice, yung ating pamumuhay ay sang-ayon din sa turo at buhay ng ating Panginoong Hesus Kalin. Thank you, kapatid na Noel. Napakaganda rin ang iyong pagkakadali, ano? Alam niyo, kapatid na Ray, kapatid na Luwal eh. Kaya yung binabanggit ninyo sa loob ng Biblia mula paro sa Gawa 20, talagang pagpasok ng ganid, pagpasok ng lobo, pati ang doktrina na bago eh. Pinasok nila, pinakialaman nila. Kaya makikita mo yung pumasok yung mga tradisyon, pumasok yung mga doktrinang wala sa Biblia. Tama. Kaya dito nagkahalo-halo yung tinatawag na ano, Christian and Paganism doctrine eh. Kaya sabihin na natin, kapatid na Ray, kapatid na Noel, si halimbawa, dapat ang iglesia tatag ni Kristo. Kamusta yung aral? Ayan. Kaya kahit na binabanggit natin o sinasabi nila, kami tatag din ni Kristo eh. Ang aming iglesia, ang founder namin si Kristo. Pero ang tanong natin dyan, sa pangalan ba makikilala? Ayan. Hindi kaya sa pamagitan kaya ng katuruan o ng mga aral. Kaya dito sa lahat ng aming mga taga-pakinig, sa aming mga taga-subaybay, kahit nasabihin natin ang iglesia, marami ho naman talagang nag-aangkin, kahit tanungin mo yung mga iba-ibang religion, talagang si Kristo rin ang nagtatag eh. Pero ang tanong natin dyan, kamusta yung aral. Tama yung kapatid eh. Dapat kung ano yung ulo, yun din ang katawan. Tama po. Kung ang pangili ng ulo, dapat yun din ang katawan. Kaso yung ulo, nagsasabat, yung katawan naglilinggo. Ano tawag mo dyan? Ugot yun. Ay, manananggal yan. Pero mo yun, di ba? O, kaya tama po eh. Kung ano yung ulo, yun din po dapat ang katawan. Susunod lang po dapat ang katawan sa ulo. Yung nangyayari, ang gusto yung ulo, pasusunod rin sa katawan. Pabira yun. Di ba mga kaibigan? O ngayon, kapatid na Ray, bagamat nabanggit natin, yung bang iglesia ng RCC ay founded ba talaga si Kristo? Ang tanong naman natin, ito bang Seventh-day Adventist, si Kristo ba nagtatag nito, kapatid na Ray? Yes, ito kung Biblia ang Biblia ang pag-uusapan, mas kayang patunayan ng mga Seventh-day Adventist na si Kristo ang nagtatag sa kanya. Sige po. Bakit po? Kasi, based sa Bible, pinatutunayan na ang Seventh-day Adventist ay itinatag ni Kristo. Kagaya nga ng binanggit kanina, ay
makikilala yung aral. Hindi naman kasi pwede na yung ulo iba yung practice, then yung katawan salungat sa pinapractice ng ulo. Mm-hmm. Imposible po yan. Madali mo makilala kung yung iglesia ay tatag ni Kristo kapag nakikita mo yung practice ni Kristo yan doon sa mga alagad. Tama. Sapagkat si, kaya ka nga naging alagad eh, para maging tagasunod ka eh. Tapos iba yung practice mo sa Panginoon mo. Yan. Pinapakita ng pagiging alagad mo yung pagsunod sa kung ano yung itinuturo ng iyong master. Yan. Makinggan po ninyo, yung katunayan na ang Seventh-day Adventist ay tatag ni Kristo. Okay. Ito po ay itinatag ni Kristo sa bisa ng hula ng Biblia. Yan. Hindi naman kasi kailangan laging si Kristo bababa sa, mula sa langit. Tama. Tapos sasabihin niyang, "Oy, mga kababayan, itinatatag ko na ang Seventh-day Adventist, ha? Hindi niyo na kailangan i-registro ito. Kasi ako na nagtatatag." Eh, masyadong awkward naman yung ganun. Nga naman. May sabi, may binabanggit po sa Bible na, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. Ibig sabihin, meron pong pagtatatag ang Panginoong Jesucristo kahit hindi man siya physically nandito, pero sa pamamagitan ng kanyang mga sinugo ay naitatatag yung tunay na pananampalataya. Actually, yan ang gawain ng sugo. Ibangon yung tunay na paglilingkod. Like for example, mga minamahal, dito po sa Revelation, sa chapter 12, ang talata po ay 17. Yan. Apokalipsis, kapitulo 12, ang talata ay 17. Ang sabi ay ganito, "At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi." Yan. "Na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus." Yun pong tunay na iglesia o yung first century Christian, itinulad po siya sa malinis na babae. Yan. Yung pong babae na nilalabanan ng dragon, ito po yung tunay na iglesia. Pero ang sabi sa talata, meron pong nalabi. Kaya sa panahon natin ngayon, hindi totoong walang tunay na iglesia. Meron pong tunay, sino po? Yun pong nalabi ng babae. Kung yung iglesia ay yung babae, yung nalabi ng babae is yung nalabing iglesia. Ano po yung practice ng nalabing iglesia? Ang sabi po sa talata, nagsisitupad sa mga utos ng Papa sa Roma. Ay, hindi pala. Sorry, hindi pala ganun. Nadulas. Sumobra. Ang nakalagay pala, hindi yung binagong utos ng Papa sa Roma. Ang sabi, yun daw nalabing iglesia, paglitaw nila, pagtatag ni Kristo, makikita mo yung kanilang practices. Opo. Ang sabi, nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Kaya po sa tanong, ang Seventh-day Adventist ba ay tatag ni Kristo? Yes. Sila po yung kinatuparan ng nalabi ng babae. Amen. Kung yung babae may authority, tatag ni Kristo, obvious yung nalabi ng babae, kay Kristo din yan. Amen. Kaya nga binabaka ng dragon. E tingnan nyo, hindi kayo binabaka ng dragon. Bakit? Tropa kayo eh. Magkakampi kayo, ba't kayo babakain? Ang binabaka is yung nalabi. Yeah. Na kung saan ang sabi dyan, tumutupad sa mga utos ng Diyos. Hindi yan incomplete ha. Kasi may binabanggit si Apostol Santiago, tinutupad mo yung buong kautusan, natisod ka sa isa. Yeah. Naging makasalanan ka rin sa lahat. Kaya hindi yan yung attitude ng nalabi. Ang nalabi, tinutupad niya yung kautusan ng Diyos. Wala siyang pinipili. Eh yung kautusan ng Diyos, ang sabi sa Bible, ito po yung Ten Commandments. Ito yung matagal na natin itong pinag-aaralan. Sapagkat yung salitang utos po dyan, sa Greek po niyan is entole. At yung entole, sa pagtuturo ni Kristo at ng mga apostol, ito'y nakaugnay sa Ten Commandments. Amen. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko sana nalaman na masama ang pag-iimbot. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. At ang sabi pa ni Apostol Pablo sa ibang bahagi ng kanyang sulat, ngayong naligtas na tayo sa biyaya, pawawalang halaga na ba natin ang kautusan? Huwag daw ang mangyari. Kung ipaparaphrase na natin, naligtas ka na sa biyaya, hindi ka na ba magsasabat? Diba ganun yan eh. Sabi ni Apostol Pablo, pinagtitibay pangat namin. Kaya yung nalabi,
hindi siya incomplete sa pagsunod. Lalong hindi niya itinuturong hindi na dapat sundin, kundi pinagtitibay niya. Kaya yung nalabi diyan, walang iba kundi ang Seventh-day Adventist, sapagkat tanging ang Seventh-day Adventist ang siyang naninindigan na dapat sundin ang sampung utos ng ating Panginoon, kagaya po ng practice noong babae na masunurin sa kautusan ng Panginoon. Sa makatuwid, ang Seventh-day Adventist, ito po ay tatag ni Kristo sapagkat siya po yung hinuhulaan sa Bible na nalabi sa binhi ng babae. Okay, thank you kapatid na Ray, kapatid na Noel. Alam mo, yung pahayag mo yan kapatid, may naalala tuloy ako doon sa salitang nalabi. No? Alam mo kapatid na Ray, kapatid na Noel. Kaya dito doon sa unang talatang ginamit ni kapatid na Ray, talagang pagpasok ng tong lobong ito, lakat ng aral, lakat ng doktrina, napakailaman nito eh. Pati nga yung posisyon ni Kristo, ilangkin na rin dito. Kaya ito eh, isang malaking pamumusong sa harap ng ating Diyos eh. Biro mo yung kanyang gawain, ikukunin niya, pati yung Ten Commandments na original na nasulat sa dalawang tapyas na bato, binago din eh. Kaya makikita mo talagang yan, dito kapatid na Ray, kapatid na Camacho, alang-alang sa mga viewers natin, tayo ay bumangon ayon sa hula. Ako naniniwala rin, may hula rin sa kanila eh. Mayroon din. Alam mo yung hula na yon? Yun yung babae na nakaupo sa pitong ulo, sampung sungay, na mayroong hawak-hawak na kopa. Tindin mo yung counterfeit dito, mga kaibigan. May version eh. Inusig ang babae sa disyerto sa ilang. Eh, nasaan din yun ang usig? Nasa ilang din. Ngayon, ang simbolo rin ng tunay na iglesia, malinis na babae. Pero ang counterfeit dito, nakita niya daming borloloy. Di ba? Sabi doon eh, ina ng mga patuto. Eh, ang daming mga parparnalya sa katawan eh. Pero tinan ninyo katangian ng malinis na babae sa simbolo ng iglesia. Pero may napakalinis. Meron siyang liwanag ni Kristo. Yes. Nakita niyo mga kaibigan, opo, sa kasaysayan po, pareho pong bumangon sa history. Na yung tunay na iglesia, inuusig din ng babae. Yung maruming babae na nasa Kapitulo 17 ng Aklat ng Apokalipsis. Pero ang tanong dyan eh, sino ba yung tunay dyan na inuusig? Yung pong remnant. Ang talong nyo, mga kaibigan, mga kapat, bakit ba tinawag na remnant? Alam nyo, hindi lamang sumulpot yan sa Bagong Tipan, hindi lamang sumulpot sa Apokalipsis yan eh. Makikita ho ninyo, pakibuklat kapatid na John Lloyd, bago ko ibigay sa kanila, tinampo ninyo ang Isaiah chapter 10, verse 21. Tingnan natin. Makikita natin yan. Verse 20, ayan. Isang nalabi ay manumbalik sa makatuwid bagay ang nalabi sa Jacob sa makapangyayariang Diyos. Verse 22. Ayan. Sapagkat bagaman ang iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, ang isang nalabi lamang sa kanila ang manunumbalik. Ang pagkalipol ay napasya na magtataglay ng katuwiran. At sabi dyan sa atin, kung ang Israel ang bilang ay gaya ng buhangin sa dagat, ang maliligtas lamang ay nalabi, kakaunti kapatid na Ray. At sabi rin ni Apostol Pablo sa 11:5 ng Roma, ganito po, naalala ko lang yung termino ni kapatid na Ray. Roma 11, talatang 5. Ayan, tingnan natin. Napakaganda nito eh. Gayon din nga, sa panahong ito, sa kasalukuyan, ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Ayon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, itong nalabing ito, inangkin ng Diyos. Kaya tama, sino po sa kasalukuyang panahong ito ang nalabi? Ayon, binasa na nga ni kapatid na Ray, yung 12:17 ng Apokalipsis, nagalit ang dragon. Sino ang dragon? May dalawang meaning po niyan. Una ay si Satanas, ikalawa ang paganong Roma. Ngayon, alin ang inusig niya? Yung babae. Alin yung babae sa ayon sa hula? Yan yung iglesia. Yun yung totoo. Ano katangian ng iglesyang inuusig ng Roma? Ay nga, tumutupad ng utos at may patotoo ni Jesus, kapatid na Ray, kapatid na Noel. Kaya maliwanag po yung Seventh-day Adventist, ang nagtatagpo niyan, ang pangunahing pangulo niyan, walang iba kundi si Kristo. Amen. Ngayon, kung meron naman nung nag-aangkin na sila'y tatag din ni Kristo, ay masusukat, kapatid na Ray, sa aral. Kaya kapatid na Ray, kapatid na Noel. Tama po yun. Aral talaga ang basihan. Hindi rin po yung pangalan. Yeah. Kasi kung pangalan ang pag-uusapan, aba, napakaraming sekta ngayon
na nagsusulputan, nagkakanya-kanyang angkin sa ano? Yun lang. Sa Bible, nagkakanya-kanyang angkin, Iglesia ni Cristo. Hahanap ka ng mga translation na kakaiba para makuha mo yung singular na Iglesia ni Cristo. Pinanganak si Lamsa. Sinuerte sila ngayon, nagkaroon sila ng tatag na Iglesia ni Cristo. Yung iba naman, yung muling ipapanganak ng Espiritu Santo, yung mga born again. Tatag din dahil kung titingnan mo, kinuha din sa Bible yung kanilang pangalan. Kung pangalan ng pagbabasihan. O Iglesia ni Cristo ni Armstrong, meron yan eh. Yung worldwide. Iglesia ni Cristo worldwide. Meron din Iglesia ni Cristo international. Napakarami na pinagkukopya sa Bible. Bakit? Kasi may binabanggit sa aklat ng Isaias na anong verse ngayon kalino? Bigay mo lang sa amin ang iyong pangalan. 4:1. O, 4:1 ng Isaias. Pwedeng pakilagay. Yan. Pitong babae ay magsisihawak sa isang lalaki sa araw na yaon na magsasabi, kami ay magsisikain ng aming sariling tinapay at magsusuot ng aming sariling kasuotan. Tawagin lamang kami sa iyong pangalan. Alisin mo ang aming kadustaan. Yeah. Hindi ba ganito inilalarawan yung napakaraming peking sekta na sinasabi nila, kami na bahala sa tinapay, kami na bahala sa doktrina namin, kanya-kanya yan eh. Tawagin lang. Oh, business is a business, sabi nga eh. Kanya-kanya yan para kumita. Pero dapat matawag kami sa pangalan mo. Kaya nga may pinanganak, Iglesia ni Cristo. Mm. O, tingnan mo yung mga ministro, Di Coche, yung mga asawa, Di Louis Vuitton. Bakit? Kasi nga, sila nang bahala sa salita ng Diyos, basta tawagin lang sa kanilang pangalan. Kaya, meron pong babala ang Bible na kung saan maraming magsisilitaw na gagamitin yung pangalan ng Panginoon. Kaya mag-iingat po kayo niyan sa mga iglesia na ikinakapit yung pangalan ni Cristo. Pero yung aral ni Kristo, hindi naman makita sa kanilang doktrina. Kaya yung tunay na iglesia, hindi po yan makikilala sa pangalan. Ang daling kopyahin yan sa Bible. Ama. Lalo't ang Bible na isali na sa iba't ibang wika. Hmm. Pero yung nalabi, yung tunay na iglesia, hindi po sa pangalan, kundi doon sa katangian, which is kung ano yung practice ng ulo, siya rin practice ng katawan. Okay, thank you kapatid na rin. Bago ko ibigay kay Brother Noel, Brother Rhea, naisip ko na naman yung sinasabi mong yung pangalan eh. Mm. Kasi nung napanood ko si Gitgano sa kanyang programa, ito na nga, balikan muna natin sa mandali yung sa INC, saka yung kay Talibong eh. Pinatunayan nila yung tunay na iglesia, mababasa sa Matthew 16. Talaga? Yung tampered nga, yung tampered, nabasa. Ba't naman tampered? Eh ngayon, doon sa programa naman ni Gitgano, hindi ko mo nabasa yung pangalan, ay totoo na. Ah, binali, di ba? Ngayon, tama naman, sa isang side, kapatid na rin. Hmm. Pagka ang iglesia ay nakabase sa tunay, ay sa pangalan, ay delikado. Delikado yun. Bakit po? Tingnan mo, kapatid na rin, sa mga manonood, sa mga viewers natin ngayon, pag hindi paksa ang Ten Commandments, pag hindi paksa ang tungkol sa Sabat, ay yung mga yan eh, nagkakagulo rin eh, nagtatalo-talo eh. Pero pag ang paksa ay Sabat, sampung utos, pagkain, eh sila-sila rin, magkakampi. Nakita niyo mga kaibigan, ano? Tropa ng dragon niyo. Yan. Ngayon, kapatid na rin, banggitin ko muna ito, kapatid na Nuwala. Sabi ni kapatid na Asuela, sabi niya rito, maganda eh, sabi niya. Good afternoon po, Kalino, Karey. Yan. Naka-speaker po tayo dito ngayon sa Manggahan Mambog sa Tribacoor. Wow, praise God. Para mas maraming mga kapitbahay na makinabang sa magagandang aral na maganda at malinaw na pagkapaliwanag. Wow. Yan. Thank you, kapatid na Fredeline Ojotan Azuela. Yan, no? Thank you po. Maraming salamat. Okay, balik tayo. Kapatid na rin, kapatid na Nuwal, hindi man natin ito maisa-isa ngayon. Sa bagay, ang totoo nito, kaya natin tinapik ito, maganda ito, hindi lang natuloy ang debate ni kapatid dyan doon sa ni Camacho eh. Pero huwag natin masyadong ilalagay ang sikreto nito, at baka ako merong itinatago ito dito si kapatid na Camacho na bumirang eh. No? Mahirap eh, no? Kaya medyo pasundot-sundot lang muna tayo, ayan. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, pagka ang iglesia, sabihin na natin, natatag din ni Kristo eh, dapat kailangan makilatis nyo sa pagdating sa aral. Mm-hmm. Kasi pagka pangalan lang ang inyong titingnan, yun na nga,
pinagpauna ni kapatid na rin yung 4:1 ng Isaias. Mm. Biro nyo, kami na ang bahala sa tinapay, tawagin lang kami sa pangalan. Mm. Eh, daming pangalan dito lang sa Pilipinas. Mm. Dugtong-dugtong na. Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Iglesia ng Diyos kay Kristo sa malayong silangan. Haligi, suway ka ng katotohanan. Napakarami niyan, mga kaibigan, kung hiisa-isain. Pero ang tanong, meron bang babala ang Biblia pagdating sa pangalan? Awit 139 verse 20. Ayan. Bigay ko na sa kanila pagkatapos niyan. Okay, pakiano natin. Pagpangalan, mga kaibigan, delikado po yan. Ibaga, pagandaan pa ng pangalan eh. Awit 139 verse 20. Yan. Oh, naku po. Ano sabi diyan? Ang kaaway mo, aking pangalan. Ayan, Awit 39 verse 20. Ano sabi diyan? Yan, tinitingnan po sa atin ha. Medyo mahina lang ang signal, maulan po. Sensya na. O, 139 verse 20. Yan. Kaya makikita mo, kapatid na rin, kapatid na Camacho, sino, ah, kapatid na Anuwal, sino talaga ang ano eh, ang nalabi. Kamukha ka na ba si diba? Brother Camacho? Ah, hindi naman, mas gwapo yun. Mahirap yun, pag sinabi mas gwapo ka, kagalitan tayo ni Lipstick oh. Boy. Yan, 139 verse 20. Yan, ako, masayang masaya ito. Kaya si Brother Patrick, tuwan-tuwa sa atin eh. Ayan, no? Sapagkat nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ito mo ang pagtatagubili ng kapatid na rin. Iglesia ni Kristus naninigarin. Yan. Biro mo nga naman eh. Kaya ano eh, dapat makita talaga sa bunga eh. Hindi sa bunga nga eh, no? Kapatid na rin, kapatid na Nuwal. Sige po. So napakaganda po ng binanggit ni kapatid na Lino, ano? Talagang gagamitin talaga mga kapatid din ng kaaway yung pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga ipinagpauna na yan ng Panginoon doon sa kanyang kautusan, kapatid na Ray, na huwag daw babanggitin ika yung kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ngayon po, meron kasi kapatid na Lino, baka may nag-iisip na para lang yung iisang, para lang yung bus, iba't ibang bus, pero iisa lang ng pupuntahan. Isa lang ruta. Oo. Iba-iba tayo ng relihiyon, iba-ibang paniniwala, pero Diyos rin naman yung inaano ko. Diyos rin naman yung inaano mo. Ngayon, tama ba yung ganong pangangatwiran? Tama ba na patunayan na Diyos din naman yung inaano ko? Diyos din naman yung inaano mo? Yung inaano ba? Yung paniniwala. Sinasambaga. Kala kong inaano. So yun, basahin natin kapatid na John Lloyd yung nasa 7:21 ng Mateo. Yan, maganda yan ha. Tama ba na ganun yung pangangatwira natin na Diyos rin naman yung sa akin, Diyos rin naman yung sa iyo eh. Kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, okay lang. Sabi po diyan sa 7:21 ng Mateo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, kapatid na Lino, tumatawag din ang Panginoon itong mga to. Praise tumatawag, nagpe-praise the Lord din. No, nagbabasa rin ng Biblia, gumagamit din, nag-aangkin din na sila yung mga anak ni Kristo. Pero anong sabi? Ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan po mga kapatid. Kung tayo'y anak talaga ni Kristo, kung talagang tayo ay lingkod ng ating Panginoon, hindi lamang tayo sumasampalataya o hindi lamang tayo naniniwala kay Kristo. Kasi sangayon dun sa Juan 3:36, sumasampalataya nga tayo pero hindi naman tayo tumatalima sa anak. Ayan o, nananatili pa rin sa atin yung hatol ng Diyos. Kaya mahirap po mga kapatid, mga kaibigan, na tayo'y naniniwala sa Diyos, tayo'y nananampalataya sa Diyos, pero ang tanong, ginaganap ba natin yung kanyang kalooban? Yan. Okay. Kaya mga kapatid, napakahirap po. Kaya nga sabi ng ating Panginoon eh, Lucas 6:46. Ayan, napakaganda po niyan. Lucas 6:46. Tinatawag na napakaganda ng ano eh, parang baga panlalambing ng Panginoon sa atin. Yan. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Yan, nakita ninyo mga kaibigan. Di ba? Anong sabi ng ating Panginoong Hesus nang siya narito sa lupa?
Bakit daw siya tinatawag na Panginoon? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon. So, anong sabi diyan? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Okay. Kaya ganapin natin, mga kaibigan, mga manonood, mga minamahal na mga taga-subaybay. Saliksikin natin yung Biblia. Okay lang, normal lang yan na tayo ay minsan inosente sa aral. Inosente tayo minsan sa mga bagay-bagay sapagkat tayo minsan ay biktima lamang ng maling aral. Pero ngayong nabuksan na sa ating isipan, ngayong nabuksan na sa atin yung ganitong uri ng pag-aaral, huwag nawa nating gawing matigas yung ating isipan sa mga bagay na dapat nating tanggapin. Sapagkat dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa katigasan ng puso, dahil sa unbelief ng mga Israelita sa panahon noon, sila po ay napahamak. Kaya wag na nating tularan yung katigasan ng ulo, yung pagmamatigas ng puso, yung pagsuway, sapagkat ang bunga ng pagmamatigas ng puso ay pagsuway sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, tinatawag daw natin siyang Panginoon, Panginoon, subalit di daw natin, bakit daw di daw natin ginagawa yung kanyang mga sinasabi. Kaya gawin natin, mga kaibigan, yung sinasabi ng Panginoon upang yung langit na kanyang ipinangako ay mas pa sa atin kung siya'y muling bumalik na. Okay, thank you. Kapatid na Ray, dadako na tayo sa dalawa, pangalawa. Kasi, nung pumasok na yung ganid, nung pumasok na itong mga lobong ito sa iglesia, nung panahon ni Pablo, hanggang sa ito'y lumawig, pati yung malinis na pagkain, tinuring nila ngayon, ipinagbabawal. Pati yung pag-aasawa. Kaya ang kanilang counter-attack dyan, yun daw nagbabawal ng pagkain, araw daw ng demonyo. Ayun. Okay, tingnan natin kung gaano katotoo, kapatid na Ray. Ulitin mo nga uli yung reaction. Ngayon, tingnan natin, mga kaibigan, yung kanilang pinagganguan, yung unang Timothy sa Kapitulo 4, simulan muna natin sa 1 hanggang 5. Ang tanong natin ngayon dito, sino ba talaga ang tinutukoy dito? Na siyang sulpot. Yan, yung bang aral ng demonyo, kanino ba? Sino ba yung nagbabawal ng pag-aasawa para sabing aral ng demonyo? Nagtataka nga ako dyan, kalino ba gumubasahin? Sige po. Ang lakas ng loob gamitin yung talata na yan. Ganun ba? Ang totoo, kung bukas lang ang isipan mo at hindi ka bias, yan lang magigising ka na eh. Bakit? Pero ang lalakas ng loob, ginagamit yung talata na yan laban sa atin, pero yan ay talagang para sa kanila. Tama! Sila yung sila talaga yung nagtataguyod ng aral na yan. Sige po, kalimutin. Sige, isa-isay natin to ha. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Tanong, alin ba yung aral ng mga demonyo? Ayan. Tuloy natin sa talatang 2. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budi na waring bakal na nagbabaga. Talatang 3. Yan. Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Dito muna tayo, kapatid na Ray. Ang tanong natin dito, sa lahat ng mga organisasyon, yung mga nag-aangking mga iglesia, na tatag daw sila ni Kristo. Sino bang organisasyon ang nagbabawal sa pag-aasawa, kapatid na Ray, kapatid na Nuwal? Ang totoo, hayag na yan. Hindi na natin kailangan, huwag na kayo maglokos. Sige, bago mo yan itugtong bago mo yan sagutin. Kasi, parang itong talatang ito, inihahagis sa atin eh. Oo nga, no? Bakit? Kasi meron ditong pagbabawal ng lamang kati. Pero ang tanong, meron ba tayong official na doktrina na ang ating mga pastor, yung ating mga ministro, yung mga manggagawa, bawal mag-asawa? Kapatid na Ray, kapatid. Wala ikaw nga lang, nag-asawa ka eh. Oo, ako nga lang eh. Ako nga po, napakaganda pa ng asawa ko. Sipin niyan, wala po kaming ganyan doktrina. Sige po. Ang kinakikitaan ng doktrina na yan ay ang Roman Catholic Church. Oo. Ito nun? Oo nga. Sigurado ka? Sigurado. Ulit. Kasi si Papa, si Father, hindi nag-aasawa. Kaya minsan, may mga sabit. Yun ang problema. Minsan, si sister lang inaasawa. Yun. Pero, ang totoo po, mga minamahal,
Yan pong tinutukoy na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Aba, ang palusot nila dyan, Kali, no? Oh. Tingnan nyo sa inyo, bawal mag-asawa ng hindi kapananampalataya. Oh, yung ba sinasabi ron? Wala naman ganyan eh. Tayo naman, no? Talaga. Talaga yung ba sinasabi doon? Napakarami no, naman palusot eh. Ang sabi dyan, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Oh. Hindi sinabing ipinagbabawal ang pag-asawa sa hindi kapananampalataya. Wala hong ganun. Wala dyan. Lalo sa Seventh-day Adventist. Sa Seventh-day Adventist, hanggat maaari, ikinoconsider na dapat kapwa mo Adventist. Yan. Bakit? Kasi magpapamilya ka eh. Tama. Mahirap naman na yung tatay Adventist, tapos yung nanay Katoliko. Oh. Ba, yung paglabas ng anak ninyo, pagkatapos mangili ng Sabat, lulukod sa rebulto. Diba ang gulo po niyan? Kaya ang sabi ni Apostle Pablo, hanggat maaari, dapat Adventist. Pero, kung talagang magkakaroon ka ng partner na hindi Seventh-day Adventist, aba hindi ho'y pinagbabawal dito yan. Bakit? Kasi ang turo ni Apostol Pablo, pwede kang maging daan yan para maakay mo siya sa pananampalataya. May ganun eh. May ganyang turo si Apostol Pablo. Kaya sa Seventh-day Adventist, hindi po ipinagbabawal ang pag-aasawa. Yun. Hanggat maaari, syempre hanggat maaari, ay Seventh-day Adventist sapagkat ito'y usaping pamilya na magsasama kayo sa habang panahon. Pero sa talatang yan, napakaliwanag, hindi po pinag-uusapan dito kung kapananampalataya mo pwede kapag hindi, bawal. Hindi po ganun. Ang nakalagay dyan, ipinagbabawal ang pag-aasawa. At yan, doktrina na yan, sa lahat ng Christian sect or Christian denomination, iisa lang po kinatuparan yan. Sino yan? Ang Roman Catholic Church. Ulit? Nag-iisang kinatuparan po niyan. Kaya, yung gumamit ng talatang yan laban sa atin, gusto ko isampal sa kanya eh. Isipin mo, ginamit yung talata na yan para sabihing sulpot daw tayo. Uh-huh. Hindi, ngayon, yan nga ang maliwanag. Tapos tayo pa yung pinagbibintangan, bawal yung aral ng demonyo. Isipin mo yan, aral ng demonyo po yan eh, na ipinagbabawal ang asawa. Kaya tingnan nyo, sangkot sa kaimoralan yung mga pare. Tama, yung dami. At yan ay hayag sa social media at inaamin mismo ng inyong mga aklat. Tama. Na dahil sa pagbabawal na yan, napakarami sa inyo naging chick boy. Yan. Nakita nyo na, mga kaibigan. Eto, real to, kapatid na rin. Mm. Kailan lang, di ba, binalita, di ba, no? Mm. Isang pare. Oo. Di ba? Yung guro. Oo. Kanyang inano, may pamilya yon. Kita ninyo, mga kaibigan, no? Kaya, pag-asawahin nyo na, kasi pag pinagbabawal ang pag-aasawa, lalo nang gigigil eh. Oo. Di ba? Oh, pasensya na po kayo eh. Talaga nga naman eh, kitang-kita na nga sa social media yan. Hindi nyo na may kakaila yan eh. Mm-hmm. Okay, kaya yung pinagbabawal ang pag-asawa, hindi po yan aral ng Seventh-day Adventist. Mm-hmm. Kasi lahat po ng aming manggagawa, depende nila kung ayaw talaga nila mag-asawa. Pero hindi nila tinuturo, bawal mag-asawa. Mm-hmm. Hindi po. Lahat po ng aming manggagawa, dito na lang, maliban kay Brother Nual, wala pang asawa. Eh. Kami may pamilya na. Pero may balak na siya. May balak ka ba? Huwag mo na, bata ka pa. Aral ka muna maigi. Wow, ngayon, mga kaibigan. Yan, Brother Ray, naintindihan na tayo ng viewers, maliban na lang magtanong sila rito. Mm. Yung pinagbabawal ang pag-aasawa, hindi sa atin, kundi sa aral ng demonyo. Ngayon, kayong mga nagsusuri, alamin na po ninyo kung sinong organisasyon ang nagtuturo talaga nito, bawal mag-asawa. Mm-hmm. Ay kayo na po, mulat isip lamang po, makikita ninyo kung sino po ang nagtuturo niyan. Mm-hmm. O ngayon, pangalawa, kapatid na rin, ipinag-uutos na lumayo sa lamangkati. Mm-hmm. Ang tanong natin dito, ano ba yung lamangkati? Oh. Ngayon, pinagkamalan nila man nga nila dito, yung malilinis, marurumi, isinama nila rito. Mm-hmm. Ngayon, kapatid na rin, bigyan ko lang ng bagya. Hindi kaya yung lamangkati dito ay broma, hindi akatarto. Ano sa tingin mo, kapatid na Ray? Pag tinina mo sa Greek yan, malalaman mo yung totoo. Oo po, ayan. Sa Greek, wala na. Madaling sabi, pinagbabawal nila yung malilinis. Malilinis. Eh tayo nga, hindi, kinakain nga natin yung malinis eh. Mm-hmm. Ang problema nito, kapatid na Ray, yung malinis, ipinagbabawal. Yun ang dapat idiin dyan. Ayan, kapatid na rin, bigay ko sa'yo, kapatid na Nuwan. Yan, gaya ng binanggit ni Kalino, yung tinutukoy po dyan is yung malinis. Anong katunayan? Ang sabi po sa talata na ipinagbabawal ang pag-aasawa
at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ito yung karne. Pag tiningnan mo yung description ng lamangkati, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat. Yan. Kung papansinin po ninyo, ito po ay ibinigay ng Diyos sa tao upang tanggapin may pagpapasalamat. Kaya malinis ito eh. Opo. Ito ay malilinis na hayop na kung saan ito ay binigay ng Panginoon Diyos sa tao upang tanggaping may pagpapasalamat. Yeah. E pansinin po ninyo, mga minamahal, kung yan ay tumutukoy sa mga karumaldumal na ipinagbabawal ng Panginoon Diyos. Yeah. Aba, kung titingnan nyo na lang kung ang pinagbabawal po dyan is yung karumaldumal, lumilitaw tuloy na ang Diyos ang pangunahing may aral ng demonyo. Tama. Kasi siya yung nagbawal eh. Yeah. Sabi niya, huwag kayong kakain ng mga marurumit karumalduman. Pagdating sa bagong tipan, aral pala ng demonyo yun. Yan. Di ba mapapansin nyo yung inconsistency pagdating sa interpretation ng mga ganitong aral? Kaya tama yung interpretation ng mga Seventh-day Adventists. Yung tinutukoy dyan na ipinagbabawal ay yung dapat talagang kainin. Aral ng demonyo yan. Yung aral ng demonyo, yung malilinis, ipagbabawal niya. Yung aral ng Diyos, yung marumi, yun yung hindi niya pinapakain. Yun yung aral ng Diyos. Ang aral ng demonyo is yung kapag mahal na araw, pinagbabawalan kang kumain ng karne na kung saan yan naman ay nilikha ng Diyos para tanggaping may pagpapasalamat. And again, yan ay natupad hindi sa Seventh-day Adventist sapagkat ang aral ng Adventist sa pagkain, aral ng Diyos. Yeah. Ipinagbabawal sa amin yung pagkain ng marumit karumaldumal. Kagaya ni Apostol Pedro, ang sabi niya, Panginoon, kailanman hindi ako kumain ng hayop na marumi at karumaldumal. Ano yung aral ng demonyo? Kagaya po ng mahal na araw, ipinagbabawal na kainin. Malinis. Yung manok, yung baka, na masasarap naman yan. Yan po ang kinakikitaan natin ng aral ng demonyo. Kayo na po, kung meron po kayong, alam. Kung kayo po, mga minamahal, kabilang sa relihiyon na kapag mahal na araw, pinagbabawal ang kumain ng karne. Yeah. Mag-isip-isip na po kayo. Tama. Oo, mag-isip na po kayo para lumayas dyan. Bakit? Aral ho ng demonyo yan, hindi po aral ng Diyos yan, kapatid. Yeah. Kita mo, kapatid Ray, kapatid Danuwal, noong nakaraan na kasi dumaan yung mahal na araw eh. Oh. Makasabayan ko sa palengke, nagmamadali sila eh. Mm. Ay, bumili ka na, baka masaraduan tayo, magsasara sila. Yeah, nga. Nakita niyo mga kaibigan na talagang, eh, ewan ko ba, kapatid na rin. Kung ano. Eh, teka, bago natin idiretso yan, eh, pakita natin sa kanila, kasi sino bang yung may aral na ipagbabawal yung karumalduman? Tinan natin, ha? 11:1 ng Levitico. Tinan natin. Kasi pagkaganyan, ito pala din sabi, sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi. Verse 2. Iyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na sa lupa. Kaya pag diniretso pa yan, alin mang may hati ang paa na baakat ngumunguya sa mga hayop, inyong makakain. Verse 4. Ayan. Gayunman, huwag ninyong kakanin ang mga ito sa ngumunguya, bandang uli, karumaldumal. Sa makatid kapatid na rin, hindi tatama doon sa unang Timothy 4. Iba. Na yung aral ng demonyo, ipagbabawal ang alin. Yung malinis. Ay yung ang Diyos nga may sabi nito eh. Ay yung pinag-uusapan doon sa unang Timothy 4, hindi yung karumaldumal. Yun yung malinis na ipinagbabawal kailan? Pag mahal na araw. O madali sabi mga listener, mga viewers natin, yung tinutukoy po sa unang Timothy 4 mula sa 1 hanggang 5, hindi po yan aral ng Seventh-day Adventist. Aral po yan nung mga nasa iglesyang nasa ilang na umuusig sa tunay na iglesia. Yan po yan, kapatid na Nuwal. Okay po, ayan. Si dako na tayo kapatid na rin dito sa tinatawag na Bible Alone. Yan. Alam mo kapatid na rin, kapatid na Nuwal, lagi kong naririnig na bakit against na against, so ayaw na ayaw sa tinatawag na Bible Alone. Alam mo, isa lang naiisip ko eh. Ano po? Alam mo bakit? Kasi yung kanilang mga doktrina, yung kanilang mga aral, wala sa Biblia. Kaya inaatake nila na, ah, pagka ang iglesia nagtuturo ng Bible alone, ayan ay mga sulpot. Eh bakit? Eh gusto lang nila talagang tumakas sa ganyan turo eh. Diba? O kapatid na Nuwal. Sige po.
Kukuha po ako dito ng ano, ng sa Google, kung isa-search nyo po sa Google kung ano yung, what is the meaning of Bible alone? Ano po ba kasi yung ibig sabihin ng Bible alone? Sabi po dito, base po sa Google, sola scriptura, Latin for by scripture alone, is a Christian theological doctrine held by most Protestant Christian denominations. In particular, the Lutheran and Reformed traditions that posits the Bible as the sole infallible source of authority for Christian faith and practices. So yun po pala yung ibig sabihin ng Bible alone. No? Yung Biblia ang ating magiging infallible source ng otoridad. Ibig sabihin, kapag may tinuturo yung simbahan na labag sa Biblia, itataas mo ang Biblia. Anong ibig sabihin? Masusunod ang Biblia kaysa sa iglesia. Hindi dapat masusunod yung aral ng tao, yung opinion ng tao, kaysa sa aral ng Biblia. Yun po ang ibig sabihin ng Bible alone ay base na rin sa Google. Kaya ang sabi dito, infallible source of authority for Christian faith and practice. Eh, meron silang sulat, kapatid na Ray, sa mga lathalain na rin nila. Na higit na nakakataas yung iglesia kaysa Biblia. Eh, paano yan? Eh, talagang hindi pala talaga kayo Bible alone. Bakit po? Sapagkat nakakataas yung inyong iglesia, ayon na rin sa mga lathalain ninyo, na yung iglesia ninyo ay nakatataas sa Biblia. Ano ibig sabihin? Kahit pa sabihin ng Biblia na huwag kayong kakain ng karumal-dumal, pag sinabi ng iglesia na kumain na kayo, pwede na yan, nilinis na yan, masusunod kayo. Hindi masusunod ang Biblia sa inyo. Bakit? Kasi nga hindi Biblia yung inyong main authority. Hindi yung Biblia yung inyong infallible source of authority. Yun ang ibig sabihin ng Bible alone. Infallible source of authority for Christian faith. Ang Biblia ang pagbabasihan ng pananampalataya, ng practice. Yung Biblia ang magiging pinakapangunahin nating susundan. Basahin po natin, kapatid na John Lloyd, yung naroon sa Isaiah Kapitulo 8, ang talata ay 20. Ayan. Anong mapapatunayan natin dyan, no? Sa kautusan at sa patotoo, tumutukoy po yan sa banal na kasulatan, at kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na ano? May liwanag ba sa kanila, mga kapatid? Ang sabi, tunay na walang umaga sa kanila. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay magsalita, nagpe-preach, nag-aangkin, nalingkod ng Diyos, at ang sinasabi naman ay taliwas o kontra sa Biblia, iyan po ay walang liwanag. Iyan po ay ano, hindi sinasang-ayunan ng Biblia, sapagkat ang sabi ng talata na binasa natin sa Isaiah 8:20, tunay na walang umaga sa kanila. Iyan po ibig sabihin ng Bible alone. Yun yung infallible source of authority. Kaya yung ating mga kapatid na Katoliko talaga eh, napakahirap po, no? Napakahirap talaga. Kasi sige po, kapatid na Nuwal, kapatid na Ray, medyo mabibitin tayo sa ating pag-isa-isa, no? Bigyan na muna natin ang daan itong mga tanong sa para mapaglingkuran natin. Sa mga viewers, pasensya na po kayo uli, ha? Eh, baka hindi po umabot yung iba pong yung matanong, mapaglingkuran po kayo. Kaya pinagpapauna ko na po sa inyo na ipagpaumanhin po ninyo, ha? Pasensya na po kayo kung hindi po masasagot po lahat. Yan, dadako na po tayo sa mga tanong ng ating mga tagapakinig. Ayan. Incredible. Ayan. Camacho Junior Baisa. O, magandang hapon, kapatid na Camacho. May tanong sa'yo. O, ayan. Okay. Okay. So then, yung kay Job po, paano po kaya nakapunta sa langit sa Satanas nung nagsama-sama ang mga anak ng Diyos? Di ba po, holy yung langit noon? Ayan. Sa maikli pong sagot, yan, ay totoo po ng ating Panginoon, no, dito sa kasaysayan ni Job, eh talaga pa hong nakakapanik para ho siya sa langit. Pero nung dumating na yung sitwasyong yan, hindi na ho siya nakapapasok, maaari nga nasa labas lamang po siya ng holy place eh, ng langit. Kaya tama po, kahit dito po, ilagay na natin sa reality,
Kahit ang mga anak ng Diyos, kung nasa saan, naroon din ang demonyo eh. Kaya nga, sumusunod-sunod yan eh. Gaya ng leon, sa 1 Peter chapter 5 verse 8, gaya ng leon na gumagala, umahanap ng masisila niya. Opo, yun po ang maikli nating sagot, maaaring nakakapanikma na og pahusya, pero nung siya ay natanggalan na ng karapatan, hindi na ho siya makapasok. Wala na siyang access. Okay, yun na po ang ating maikling sagot, kapatid na rin. Okay, next question dito po sa ating cellphone. Kahit kailan, ang totoong Diyos, hindi niya parurusahan ang kanyang sarili dahil lamang sa mga kasalanan ng tao. Dahil ang tunay na Diyos, siya ang nagpaparusa sa lahat ng makasalanan dito sa mundo. Kaya nga, mayroon impyerno sa kabilang buhay. Dahil para yon sa mga makasalanan, hindi siya ang paparusahan. Siya ang nagpaparusa, kaya nga Diyos. Dahil siya ang nagpaparusa, isip-isip lang po, huwag nyo na po sundan ang mga Biblia, gawa-gawa lang ni Pablo. Aba, mabigat na akusasyon na, kapatid na Rhea. Ibigay ko na sa iyo yan. Itong nagtatanong na ito ay kumukontra ito. Yung tinutukoy niya kasi diyang impyerno, ay tumutukoy doon sa pagkapako ni Kristo sa krus, yung pagpapahirap. Sa paniniwala nila, sabi niya nga dito yung impyerno, yan ay binigay sa makasalanan. Talaga. Hindi yan para sa mismong Panginoon. Kasi nga, meron tayong aral na si Jesus ay napako at namatay sa krus. Para sa kanila, is hindi daw ito makatarungan o impyerno daw. Talaga? Ang bagay na ito. Hindi kasi nila nauunawaan yung batas ng Diyos may kinalaman sa pagbabayad sala. Yeah. Ito po yung unique na doktrina ng Christian na hindi po kayang angkinin ng lahat ng reliyon sa buong mundo. Lalahatin ko na, isama nyo na po yung reliyon ninyo na tatag ng isang Arabong di umano ay propeta. Pansinin po ninyo, bakit kailangang mamatay si Kristo para mabayaran yung ating mga kasalanan. Bago natin puntahan yung impyerno na binabanggit niya. Ang sabi po ay ganito, Roma Kapitulo 6, ang talata po ay 23. Ayan. Pakilagay po, Roma Kapitulo 6, ang talata ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ano po yung batas ng Diyos? May kinalaman sa pagbabayad sala. Ang sabi sa talata, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit naman ang Islam yan ang aral eh. Lahat ng mga nagkakasala kay Allah ay mapupunta sa impyerno. Ang Bible po ang unang nagturo niyan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong ibig sabihin ng Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Deuteronomio 24, ang talata ay 16. Deuteronomio 24, ang talata ay 16. Pakinggan po ninyo. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ano pong ibig sabihin na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Aba, maliwanag dito sa batas ng Diyos, hindi daw papatayin yung magulang sa kasalanan ng anak. Ni ang anak ay sa kasalanan ng magulang. Bawat tao papatayin dahil sa kanyang sarili kasalanan. Pero baka iminamatuwid ng isang Muslim, kita nyo na? Paano nangyari na babayaran ni Kristo yung kasalanan ninyo? Kung sino ang nagkasala, siya ang dapat mamatay. Paano nangyari na kayong mga mananampalataya ni Kristo na nagpapakilalang Kristiyano ay mababayaran niya yung kasalanan? Hindi malabag yan sa batas ng Diyos na kung sino yung namatay ay siya ang dapat magbayad ng kasalanan. Ganito po yung paliwanag po sa atin. Sa ikalawang Korinto, sa Kapitulo 5, ang talata ay 21. Yeah. Ito po yung resolve ng ating Panginoon Diyos upang magawa niyang iligtas ang tao na hindi nalalabag yung kanyang batas. Ang sabi po dito, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, eto si Kristo, ay inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Paano po naresolba ng ating Panginoon Diyos na iligtas yung makasalanan ng Panginoong Jesucristo na hindi na nalalabag yung batas ng Diyos? Ang sabi sa talata, tayo'y ginawang katwiran ng Diyos. Sa panong paraan, yaong hindi daw nakakilala ng kasalanan, yun yung inaring may sala. Pag sinabing inaring may sala, hindi ibig sabihin siya yung nagkasala.
inari siyang may sala para doon sa tunay na nagkasala. Ang resulta, tayo'y sa kanya'y naging katwiran ng Diyos. Paanong naging katwiran ng Diyos? Eh, di ba, kalino? Eh, parang nalabag nga yung batas ng Diyos sapagkat binayaran ng wala namang kasalanan yung kasalanan ng mga may sala. Ito po yung sagot ng Bible kung bakit inari tayo po ay naging katwiran ng Diyos sa pagbabayad ng sala ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang sabi po dito sa Efeso Kapitulo 2, ang talata ay 15, ganito po yung pagtuturo sa atin. Efeso 2, talatang 15, nainalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang mga palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ano pong ibig sabihin na tayo'y naging katwiran pa ng Diyos sa pagbabayad sala ng Panginoong Jesucristo? Ang ginawa pala kalino ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang sarili, yung dalawa, nilalang niya na isang taong bago. Opo. Ito po yung lahing Hudyo at saka yung hindi Hudyo, which is yung mga hintil na kagaya po natin. Iginaba niya yung pader sa pagitan at pinagsama niya sa isang katawan at siya yung tumayong ulo. Mm-hmm. Kaya ang sabi, ganito, sa ganito'y ginagawa yung kapayapaan. Pag sinabing ginagawa yung kapayapaan, ang isang salita nito'y ginagawa yung pakikipag-ayos sa Diyos. Ang sabi sa talata, si Kristo lumugar na ulo at yung mga mananampalataya lumugar na katawan. Paano po nangyari na naging katwiran tayo ng Diyos? Kasi po, nung namatay si Kristo sa krus, ang binayaran ni Kristo, hindi po yung kasalanan ng iba. Yeah. Kaya hindi nalabag yung kautusan ng Diyos na kung sino yung nagkasala, siya yung dapat mamatay. Kundi, yung ginawa ni Kristo, siya na ulo, binayaran niya yung kasalanan ng kanyang katawan. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya, ginawa niya po itong kanyang katawan. Kaya si Kristo yung ulo, yung iglesia yung katawan, nung namatay si Kristo, binayaran ng ulo yung kasalanan ng katawan. Yeah. Kaya naging katwiran tayo ng Diyos upang hindi malabag yung kanyang batas. Yeah. Na kung sino yung nagkasala, siya yung dapat mamatay. Ibig sabihin, pinatutunayan lamang na tayo po ay mayroong assurance ng kaligtasan. Hindi po tayo nag-iimbento. Mas may katwiran pa nga tayo sa kaligtasan sapagkat tayo po ay binayaran ni Kristo at hindi niya nalabag yung kautusan ng Diyos sapagkat tayo ay inari niyang katawan. Mababasa po yan sa Colossians 1, talatang 18, na yung katawan, ito nga po yung iglesia. Ngayon, binabanggit niya na yung impyerno daw ay para daw yan, hindi daw para sa Diyos yan, para daw yan sa mga makasalanan ng tao. Alam niyo po, pag inaral niyo yung doktrina ng Islam, ako mismo inaral ko yung doktrina ng Islam. Sige po. Alam niyo po ba ang aral sa Islam, lahat ng magiging Muslim impyerno? Talaga? Oh, hindi tayo nag-iimbento niyan. Yan ay may babasahin po tayong batayan. Pag nandito ka sa Christian, may pag-asa ka sa kaligtasan. Hmm. Pag naging Muslim ka, ang aral pala ng Islam, lahat ng Muslim, impyerno. Talaga? Mas nakakatakot pala yan. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Quran, babasahin po natin, Quran sa 19, ang talata po ay 70 hanggang 71. Merong Quran dyan? Dyan Lloyd? Meron ba tayo dyan? Palash na lang natin sa screen. Pagka na-edit ito. Edit it. Pagkatapos, pawang pag-aalinlangan, kami ay ganap na nakakaalam sa mga yaong karapat dapat na makapasok ng impyerno at magdusa sa lagablab nito. Bago ko ituloy yung talata, ang sabi, ang Panginoong si Allah daw, yung higit daw na nakakaalam, kung sino daw yung dapat makapasok doon sa impyerno. Mm-hmm. Na kung saan pag pumasok sa impyerno ay magkakaroon ka ng pagdurusa sa lagablab ng apoy. Eh sino po ba yun? Sa verse 71, at walang sino man sa inyo o kayong mga tao, genuine eh, o kayong mga tao, kundi makakaranas dito sa impyerno sa pamamagitan ng pagdaan sa tulay na inilagay sa ibabaw nito, na ang bawat isa ay makakaranas dito batay sa kanyang gawa, at ito'y itinakda ng Allah at pinagpasyahan na walang pag-aalinlangang magaganap. Aba, pagka naging Muslim ka pala eh. Hindi, sigurado hindi ito tinuturo sa mga bagong nagbabalik Islam. Talaga. Kasi po, yung aral ng Muslim,
lahat daw papasok sa impyerno. Ang sabi nga, kayong mga tao. Hindi ba kayo tao, mga Muslim? Lahat ito tinutukoy eh. Kayong mga tao, kung di pararaanin o makakaraan dito sa impyerno sa pamamagitan ng pagdaan sa tulay. At ang sabi pa niya, ito'y itinakda ng Allah at pinagpasyahan at walang pag-alinlangang magaganap. Kaya pag ikaw nagbalik Islam, may impyerno ka sapagkat ang aral nila, lahat ng tao impyerno. E sino yung nagturo na ang isang makasalanan, bunga ng kasalanan, dapat impyerno? Pero dahil nagbalik loob sa pamamagitan ni Kristo, imbis na impyerno, langit. Buhay na walang hanggan. Ang mga Kristiyano po ang nagtuturo po niyan. Pakilagay po yung Juan Kapitulo 3, talatang 16. John 3:16. Palasak, yan. Palasak. Sentro ng buong Biblia. Yan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya ay maimpyerno? Hindi. Upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya salamat sa Diyos, hindi ako Muslim. Salamat sa Diyos, nandito ako sa tunay na iglesia. Amen. Dito sa Christian group, which is a Seventh-day Adventist, ang tunay na, na sekta ng Kristyanismo. Sapagkat ito po yung may aral na kung saan ang tao po ay maililigtas sa pamamagitan ni Kristo. At yung last na point niya, yung huling bahagi, sinabi niya na isip-isipin daw po natin yung ating pinaniniwalaan sapagkat ang Bible ay gawa lang ni Apostol Pablo. Matagal na natin itong nasagot, pero alang-alang po sa mga bagong nanonood ay sagutin po natin konti. Ang sabi sa Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 20 hanggang 21. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 20 hanggang 21. Si Pablo ba talaga ang gumawa? Na maalaman muna ito, na alinmang hula sa kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nangagsalita sa Diyos, buhat sa Diyos na nangauudyukan ng Espiritu Santo. Isa pa pong talata, Ikalawang Timoteo 3, talatang 16. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ito po yung turo ng Bible. Yun pong mga kasulatan, ito po ay kinasihan o inspired by the Holy Spirit. Inspired po ito ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po ba sa Islam, hindi lang yung Quran ang inspired? Pati yung kanilang mga hadith. Ang problema, may mga kategori yung kanilang mga hadith. Merong weak hadith, merong tunay na hadith. Pero sabi nga, paliwanag ni Karashid, shout out, Imam. Paliwanag ni Karashid, meron daw talaga, aminin daw dapat ng mga Muslim, merong mga weak hadith. Pag sinabing weak hadith, syempre alam naman natin, weak, mahina yan. Kaya bumabase sila sa ibang hadith na may kapareho po noon. Pero ang sabi niya, hindi ko mo weak hadith, ay hindi na inspired. Isipin ninyo, mas maganda ang aral ng Christianity. Bakit? Kasi po, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Panginoon Diyos at ito ay magagamit o magtuturo sa tao sa daan ng katwiran ng Panginoon. Kaysa naman sa inyo, may Quran na, may weak hadith pa. Tapos ang paniniwala nyo dyan, inspired. Napakamali po niyan. Kaya sa tanong na yan, mas ipinapakita pa nga yung aral ni Kristo na siyang sinusunod ng mga Kristiyano at ang kamalian talaga ay nandiyan sa pananampalataya nyo sapagkat ang mga Kristiyano, mayroon po silang assurance ng kaligtasan sapagkat ginawa ni Kristo ang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na hindi nalalabag ang kautusan ng Panginoon. Okay, thank you kapatid na Ray. Ayan. Ako, napakaganda niyan. Susunod ay bago dati dumating sa tanong pa, pakibuklat mo ngayon 3:15 ng Ikalawang Pedro. Ayan. Saka meron ditong meron ditong nagahamon eh. Oh. Ba? Nabasa mo ba yung nagahamon? Hindi pa. Ay, ito, nabasahin muna natin to. Inyong ariin na ang pagpapanuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid ay, na ayon sa karunungan na ibinigay sa kanya, sinulatan kayo.
Kita nyo, pati si Pedro, nire-recommenda si Pablo. Oo nga, recommended din. Eh, yung itong mga kaibigan natin, ayaw na ayaw kay Pablo. Eh, yung Quran kaya, nire-recommend ni Pedro. Yun lang, ano? Okay, meron dito, bago natin basahin itong magandang tanong, galing ito kay Pastor Jomel Samonte Arsenal. O, kapatid na Camacho, hinahamon ka, ito paksa nyo. O, naririnig mo itong programa natin, kapatid na Fernando, ay meron nangangahas magamon sa iyo itong paksa. Mahirap kalaban yan. Oh, hinahamon ko ng debate si Brother Fernan Camacho. Patutunayan ko na mas gwapo siya kaysa sa akin. Yan ang paksa. Ayan, naririnig mo kapatid ng Camacho. Ah, may counter ako, Kalino. May reaction ka, ha? May reaction ako. Hinahamon mo yung mentor ko sa debate. Hinahamon din kita. Patutunayan ko na mas gwapo ako sa iyo ayon sa aking asawa. Sige, pagka kinasa mo yan, mag-pre-debate tayo. Patutunayan ko na mas gwapo ako sa iyo ayon sa aking asawa at ayon sa aking nanay. Yeah. Ayan na, dalawang referensya ang gagamitin natin, ha? O, walang lalabas sa paksa, doon lang tayo sa paksa. Hindi na gagamit ang Biblia, no? Witness na witness. Yan, sige po, kapatid na John Lloyd, pinasasaya lang natin yung mga viewers natin. Yan. Mukhang mga seryoso eh. Okay, next question po. Kay Madam Rituya o kay kapatid na Rituya, mayroon po akong tanong, mga brother, natutupad ba natin ang perfectly ang kautusan? Alam nyo, mga kapatid, ay iba po yung salita na ay hindi na dapat sundin. Ayan. May panahon pong nasusunod, may panahon pong nalalabag. Ba, isa-isahin po natin yan. Ba, magkakaroon ka ng ibang Diyos sa harap ko. Literally, wala namang pagsamba sa Diyos-Diyos. Kahit na nga ibang reliyon natin, kapatid na Rituya, wala rin sila. Maliba sa Roman Catholic Church. Naisa-isa, nasusunod nila yun eh. Pero pagdating sa Sabat, yun lang. Dulas sila roon. Sumasablay. Ayan. Ibig sabihin, kapatid na rin, kapatid na Nuwal, iba yung turo na hindi na dapat sundin. Kaysa doon sa sinusunod, pero nagkakasala. Kasi sabi ni Haring Solomon, walang matuwid, walang banal na hindi nagkakasala. Kaya nga sabi ng Apokalipsis 14:12, narito ang pagtsatsaga. May pagtsatsaga eh. Nagtsatsaga. Eh, dahil alam natin, ng tao nagkakamali pa rin. Pero nagtsatsaga. Ayan, na tumutupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Yan lang po, sagot natin, kapatid na rin. Tag ko lang, kapatid. Sige po, Lino. Sige po. Kapatid na John Lloyd, dun po, plagay po natin sa, ano, sa screen yung unang Juan 2:1. Ayan. Unang Juan 2:1. Sabi po dyan, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Yeah. So yan po talaga yung idea ng ating Panginoon. Upang tayo huwag magkasala, tayo pinapaaral ng Biblian, pinapaalalahanan. Pero ganito po yung wikas, kung itutuloy po natin, hindi yun doon nagtatapos. Ganito pong sabi, at kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa harap, tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. So bilang tayo pong mga Kristiyano, tayo po ay nakikibaka. Tayo po ay dumadaan sa mga struggles. Tayo po ay dumadaan sa mga temptations. No, pero hindi po na ibig sabihin na tayo ay Kristiyano, tayo ay inaring banal na. Doon nga sa Corinto 6:11 na binanal na, hinugasan na, inaring ganap. Ibig sabihin ba nun hindi na magkakasala? May chance pa rin na magkasala, gaya nga nang sabi dyan. At kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapamagitan. Pero gaya nga, hindi ibig sabi iba yung may kautusan na dapat nasundin pa, doon naman sa may kautusan na nalalabag na nagtuturo na hindi na dapat sundin pa, kapatid. Okay, thank you po. Ayan, sunod na tanong po dito sa ating cellphone ni Christopher Balhon. Ayan. It is water baptism as today is a part of salvation. Water baptism is a part of human's work or not? Please read Ephesians chapter 2, 8-9, 1 Corinthians 1:17, 1 Corinthians 15:1-4. It's clearly that today's dispensation water baptism has no place for salvation. Kapatid na rin. Yan. Yan, maganda ring sagutin natin. Alam nyo po, merong dalawang klaseng extreme pagdating sa salvation na paniniwala. Una is yung pananampalataya
at yung gawang mabuti. Yan. Pinagsasama nila ito para magkaroon ng kaligtasan. Yung isa naman na extreme is yung pananampalataya lamang na wala ka talagang bahagi. Pananampalataya lamang na wala kang part, hindi yung tinutukoy natin na part is yung para maligtas ka. Mm-hmm. Kasi po, ang kaligtasan, ito po ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito po nakaposisyon o naka-stand ang Seventh-day Adventist. Pero, hindi po tayo yung pananampalatayang baog. Meron po kasing pananampalatayang baog. Ano po yung pananampalatayang baog? Hindi po siya nagbubunga ng pagsunod. Ano pong ibig sabihin? Like for example, ang tao naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pero kung tunay ang pananampalataya na yan, magbubunga yan ng pagsisisi. Sabi nga ay walang tunay na pananampalataya na walang tunay na pagsisisi. At yung pagsisisi, yan ay aakay sa iyo sa bautismo. Yeah. Yan na po, dyan na po pumapasok yung tanong. Yun bang baptism is part ng salvation? Sagot, hindi. Pero ito ay bunga. Yung bunga ng pananampalataya, ikaw po ay nagsisisi at tumahantong sa bautismo. Gawa Kapitulo 2, talatang 38. Pakilagay po sa screen. Gawa Kapitulo 2, talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo." Hindi sinabi, "Sumampalataya lang kayo." Yung pananampalataya, mayroon siyang ginagawang bunga. Ang sabi, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Again, by clarification, yung pong baptism, hindi po siya method for salvation. Okay. Hindi, wala na kasi tayong idadagdag eh. Si Kristo na ang gumawa niyan. Walang kailangang idagdag o ibawas. Sapat na yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Pero kagaya rin yan ng pagsisisi. Alam nyo, kahit anong pagsisisi mo, hindi ka naman maliligtas eh. Pero yung pagsisisi mo ay naging bunga ng iyong pananampalataya. Aba, ito ay resulta. Ito'y nagpapatunay o nagpapatotoo na tunay ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, yung tunay na pananampalataya, nagbubunga ng pagsisisi. Ito yung ating bahagi. Nagbubunga ng pagsisisi at pagpapabautismo. Bakit po? Kasi hindi natin pwedeng sabihin sumasampalataya ka kung ayaw mong lumakip sa sakripisyo ni Kristo. Ang sabi po sa Roma Kapitulo 6, talatang 4. Roma Kapitulo 6, talatang 4. Tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Yun pong bautismo, ito po'y pangmadlang pagpapatotoo na mayroong pangloob na kahulugan. Ibig sabihin, ginagawa po ng isang sumampalataya kay Kristo ang pagpapabautismo bilang katunayan ng kanyang pananampalataya. Sapagkat yung pagpapabautismo, ito ay pakikilakip sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, na kung saan ang binabautismuhan ay lumulubog sa tubig, lumalarawan sa kamatayan niya sa kasalanan, at yung pag-aho naman ay lumalarawan sa panibago at ganap na pagbabagong buhay. Kaya po, ang isang sumasampalataya, mayroon pong ipinag-uutos. Gawa 22, talatang 16. Yeah. Gawa 22, talatang 16. Kasi po, sa mga born again kalino, alam nyo po ba, pananampalataya lang talaga. Yeah. Hindi ka binabautismuhan. Eh, kailan kanila babautismuhan? Pag-trip mo. Siyempre lang. Pag-trip mo lang. Kasi sa kanila, pag sumasampalataya ka, okay na yon. Pero ang sabi sa Bible, ang tunay na sumasampalataya, dadalhin ka niyan sa tunay tama na bautismo. Kaya nga, Seventh-day Adventist, nagbabautismo po. Sabihin pala kapatid na Ray, tinuturo rin yan sa atin. Itinuturo, pero hindi natin tinuturo na yung bautismo is method for salvation, kundi resulta ng tunay na pananampalataya. Gawa 22, talatang 16. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at ugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya nung si Apostol Pablo ay sumampalataya, ipinag-utos sa kanya na siya ay magpabaw
baptismo. Kaya ang isang mananampalataya na may tunay na pananampalataya, siya po ay dinadala nito sa pagsisisi at pagbabautismo. Okay, thank you kapatid na Ray. Next question po. Ayun, napakabilis ng oras, no? Tapusin po natin ito sa hindi mo maabot, ha? 5:30 po. Ha, 5:30 po tayo. Ano yan? Si Romel Morastil Melmore. Magandang hapon sa inyo, friend. Yan. Mali kayong dalawa. Ba? Tayo rin mali daw tayong dalawa. Yung babae ay si Maria, right? Ngunit kayong mga sabadista ay hindi naniniwala kay Mother Mary, di ba? Ilarawan nga natin. Malagay nga natin yung Revelation 12. Dali lang, kapatid na Ray, ha? Sige po, sige po. Eh, tayong dalawa, eh, no? Dalawa hindi tayo. Kasama si Brother Renual. Ba't hindi mo sinama? Eh, ba't hindi mo sinama ito? Tatlo kami rito. Parang may tinatangi po kayo. Palibasa ito, magandang lalaki sa amin. Okay, ganito po, pag sasagot din ako, sasagot si Brother Ray, kasi sabi niyo, dalawa kami. Ito po, balikan natin, kapatid na John Lloyd, yung tinutukoy sa 12:1 sa kanang Apokalipsis. Tingnan po ninyo, kapatid na nagtanong, ha, kung ito po ay si Mother Mary. Unang-una, pansinin po ninyo, ang aklat ng Apokalipsis ay aklat na matalinhaga. O, ibig sabihin, ito ay makaramihan dito ay simboliko. Pag ginamit po ninyong literal, tingnan po ninyo, ha, si Maria po ay nararamdaman ng araw. Eh, saan nyo nakita si Maria merong nadamit na araw? Delikado yan. Sunog yan. Pangalawa, nasa ilalim ng buwan. Ah, mas matindi yan. Nakita ho ninyo. Huwag nyo gagawing literal. Kasi symbolic po yan. Ikalawa, bago ko bigay kay brother eh. Yung babaeng malinis sa 12:1 ng Apokalipsis, inusig po yan at nagtago po sa ilang? Ilang taon? 1,260 days equivalent 1,260 years. Saan sa kasaysayan na si Maria nagtago sa panahon niyan? Eh ilang taon na nakalilipas? Ilang edad si Maria niyan? Eh ang hula, 1,260 years. Ano sabi sa 14? Yung babae ko si Maria, binigyan ng pakpak. Kailan naging pakpak niyan? Lagay mo sa 14, kapatid na John Lloyd, bago ko bigay kay Brother Ray. Verse 14 ng chapter 12. Tingnan ninyo, at sa babae, ibinigay ang dalawang pakpak ng agilang malaki. Tingnan ninyo yan. Saan kayo nakakita na si Maria ay merong dalawang pakpak? Nakita na ninyo? Symbolic po yan eh. Yung Mama Mary nilang ribulto, walang pakpak. Oo, nakakita na ako ng dadami ng Maria sa buong paligid natin. Wala akong nakakita. Wala. May pakpak eh. Kaya nga nung binahal, lumubog eh, di nakalipad. Yun lang. Diba? Ayan, bigay ko na siya, kapatid na rin. Oo, imposible ho yan. Kasi ho, pag ginawa mong literal yung babae, magiging literal pati yung mga katangian niya. Kaya binabanggit nga, imposible po yan na si Maria tatapak sa buwan, tapos merong 12 between, tapos nararamtan ng araw. Diyan pa lang, kapag sinabi mong si Maria yan, ang gagawin mo kung nakaganyan ka, si Maria yan, alam mo ang gagawin mo kalino? Itututok mo na lang yan patungo sa sentido mo, iikutin mo ng ganun. Imposible. Yan po ay may sayad, hindi ho totoong si Maria yan. Revelation 12:17, ilagay rin natin, karagdagan. Ayan na po. Revelation 12:17, pansinin po ninyo, ha? Sundutin natin. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi. Eh alam naman natin, pag sinabing binhi, lahi niya ho ito. Eh ba't sa inyo, si Mary virgin hanggang ngayon? Siya yun lang. Kasi ang paniniwala ninyo, si Santiago, eh mga pinsan lang. Eh bakit dyan may binhi? Mayroong nalabi, uusigin pa nga. Oh. Eh kung si Maria yan, ba dapat ang paniniwala nyo, si Maria hindi na Virgin Mary? Eh bakit hanggang ngayon, virgin pa? Nagluwal na ng sanggol, virgin pa din. Napakalubit talaga. Kaya kung ikukumpara, yung Maria, lalo kung yung Maria ninyo, na Virgin Mary hanggang ngayon, eh virgin pa din, imposible po yan. Kasi dito, nanganak, mayroon pong nalabi sa kanyang binhi. Kaya yung binabanggit po dyan, hindi po literal na si Maria. Kaya po, dalawa kaming mali, hindi ho. Kayo ho ang mali. Kasama ho yung kinabibilangan ninyo. Sapagkat dyan, pag ginawa mong literal, dapat gawin mo ring literal yung dragon na hahabol sa babae. Tapos lagyan mo ng literal na pakpak ng agila, si Maria.
Tapos dapat hindi na siya virgin kasi yeah, merong nalabi yeah, sa kanyang binhi. Kaya sa katotohanan, yan po ay tumutukoy sa tunay na iglesia. Sino po yung sulpot? Yung may maling interpretation yeah, sa nasabing talata. Yan po masabi. Yung nagtago pa nga sa ilang, no? Haba ng panahon pinagtaguan ni Maria. Kaya, 1260 years. Naku naman, umabot ba ng edad gano'n si Maria? Sipin nyo nga naman, mga kaibigan. Ilang taon ba si Maria nang namatay? Oh, eh yung nagtago si Maria, oh, 100,000 or 1,206 na pong taon. Ayan, ako po, ayan. Okay, next question. Last na. Sa dami ng sektang relihiyong Kristyanismo, di natin alam kung sinong sekta ang tama. Iisang aklat ang Biblia, pero hindi nagkakasundo ang bawat sekta, nagtatalo-talo kung sino ang tama. Walang nagpapatalo sapagkat baka mawalan sila ng tagasunod at gayoy mawala na rin ang nag-aabuloy sa kanila. Ang masakit na katotohanan, ginawang hanap buhay, business ng mga pastor, ang reliyon. Maawa naman kayo sa mga taong nag-aabuloy sa inyo. Ituro ninyo ang tamang kaligtasan, wag namang pera-pera lang. Peace ba? Grabe yung tanong na to. Mangas, no? Parang ano ah, parang may dating nga. Sige po, kapatid na rin. Alam nyo po, mga minamahal, ito para maging fair. Actually, totoo yung sinabi niya na marami talagang sekta. Tama po yun. At dahil sa daming sekta, yung iba niya nagtayo ang intention talaga, business, no, para kumita. Meron din siyang parting tama. May tama. Ang problema, hindi natin alam kung yung tamang sinabi niya, eh tumatama rin sa kanya. Yun lang. Kasi mamaya, nagsasabi ka ng ganyan, maawa naman kayo, mga nag-aabuloy. Tapos, baka mamaya, kasama ka. Pa. Mamaya, kasama ka sa nag-aabuloy na nadadaya. Siya nga. Kaya, hindi kumo sekta-sekta. Totoo na sekta-sekta ang mga Kristiyano at napakarami pong nagtatayo ng relihiyon. Pero, parang ano lang yan, kalino yung peke at saka tunay na pera. Tama. Marami ngayong lumalabas na peking pera, taon-taon po yan. Kaya kahit pabago-bago yung pera natin, nagkakaroon ng peking pera. Pero ibig bang sabihin, kalino, komo merong peking pera, eh wala nang tunay? Yun lang. May tunay pa din. Kaya nga may peke, may tunay. Eh paano natin malalaman? Sa dinami-dami ng sekta, natingnan natin, sukatin na rin natin kung ikaw ay nasa tunay. Baka mamaya, iskabilang ka lang din doon sa mga sekta na kung saan pinagkakapirahan lang ng inyong mangaral. Paano ba malalaman kung ang isang sekta ay tunay na sa Diyos o hindi? Alam nyo po, sobrang dali pong alamin po yan, kalino. Meron pong tanda ang Diyos na sa kanya. Marami kasing nagsasabing, kami sa Diyos. Kami iglesia ni Kristo. Kami iglesia ng Diyos. Kami ay Islam, kaya kami ay kay Allah. Marami, madaling sabihin po yan eh. Pero po sa Bible, mga minamahal, ay meron pong tanda na ibinigay ang Diyos. Kaya kahit napakarami ng sekta, kaming Seventh-day Adventist, hindi kami nalilito. Alam namin ang katotohanan. Ano po yung tanda ng Diyos sa kanyang bayan? Pakilagay po yung aklat ng Ezekiel. 20. Kapitulo 20, ang talata po ay 12. Ezekiel Kapitulo 20, ang talata ay 12. Bukod dito'y, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ito po yung tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Binigyan niya ng kanyang kautusan. Ang sabi nga sa talata, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat. Ano po yung kahalagahan po ng sabat? Upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ibig sabihin, kahit napakarami ng sekta, napakarami ng relihiyon, meron pong tanda na ibinigay ang Diyos. Ang sabi sa talata, binigyan ng sabat. Eh ano yung sulpot? Alin yung sulpot? Sa talatang 16, 20 talatang 16, ito naman yung palatandaan ng sulpot. Sapagkat kanilang itinakwil alin ang aking mga kahatulan yun, at kanilang at hindi nagsilakad ng gayon sa aking mga palatuntunan at nilapastangan ang aking mga sabat sapagkat ang kanilang puso'y nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yeah. Ito po ay paalala ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi, yung mga sulpot daw, yung hindi daw tunay na sa kanya, kundi naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, ito po yung ayaw sa kautusan,
ayaw sa palatuntunan at ayaw mangilin ng Sabat. Eh, kabaliktaran eh. Parang yung binabanggit na dragon at yung babae binigyan ng Sabat. Yung dragon ayaw sa kautusan, ayaw sa Sabat. Yan po yung sulpot. Yan po yung sulpot. Yan po yung tunay talaga na si sa dinami-dami ng sekta pinagkakaperahan ng pastor o ng kanilang mga ngaral. Kaya po ang tanong natin, eh, kayo po ba na nagtanong? Kayo po ba ay kasama sa binigyan ng tanda? O baka naman kabilang lang din po kayo? Ang sabi po sa Lucas 23 talatang 56, last na talata po. Lucas kapitulo 23 ang talata ay 56. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Dito mo makikita, ang mga Israelita binigyan ng tanda, kaya binigyan ng Sabat. Aba, mga Kristiyano din pala may tanda. Katunayan, nangingilin din sila ng Sabat. Sabi kasi nila, yung mga alagad daw, hindi daw nangingilin ng Sabat. Lalo na nung namatay si Kristo. E sa talatang yan, yan po yung tagpo na si Kristo ay namatay. Nung si Kristo ay namatay, pinaghanda nila ng pabango at mga ungwento, yung mamahaling pabango. At ang sabi sa talata, kahit si Kristo'y patay, sa kanyang pagkakatawan tao, ang sabi po, sila ay nagpahinga ayon sa utos. Kaya araw ng Sabat, sila ay nagpahinga. Hindi po unang araw, hindi po Linggo, at mas lalong hindi Biyernes. Ang araw na sila ay nagpahinga, ito po ay araw ng Sabat. Yan din po yung makikita sa Revelation 12:17 na ang nalabi, yung tunay na iglesia, kapareho ng karakter noong babae, which is yung unang iglesia na nangingilin ng Sabat, ang mga nalabi kay Kristo, sila rin po ay nag-iingat ng kautusan kasama ng Sabat. Kaya po, proud po kami na ipakilala sa buong sanlibutan na ang Seventh-day Adventist Church, ang nalabing iglesia, sapagkat siya yung kinatuparan ng propesiya na nalabi ng babae o nung tunay na iglesia na ang katangian ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Okay, thank you po. Naku po, pasensya na po kayo mga magpa-5:30. Baka dalawang tanong na lamang po ito, ha. Pasensya na po, pinagpauna ko na po sa inyo kanina, ha. Tanong ko lang, magandang hapon po sa kaibigan natin si Paul Flores. Yan. Tanong ko lang, lumalang din ba ng mga nilikha si Kristo at ang Espiritu Santo? Pakisagot po. Ayan. Anong ibig sabihin sa tanong niya? Lumalang din ba ng mga nilikha? Oh. Ay, ganito po. Siguro ang tanong niya dyan is kung si Kristo ba at Espiritu Santo ay Creator. Apo. Ibig sabihin, itong dalawang itong binanggit ay manlala lang. Alam nyo, ang tatlong ito mula Ama, Anak, Espiritu Santo, pag tinignan po ninyo ang isang salin ng Biblia mula sa Amplified Bible sa Genesis 1:26, sila pong tatlo ang magkakasama nang sabihin ng Diyos, lalangin natin. Pag sinabing natin, higit pa sa isang personang nagsasalita o nag-uusap. Kasi yung salitang us ay plural po yan. Wala pa na. Ngayon, yung salita pong yan na lalangin natin, hindi po mga anghel ang kausap dyan. Una, ang mga anghel, hindi creator. Ngayon, ano ang katibayan ng Biblia na silang ang tatlo, puro creator? O, tingnan muna natin, Amplified Bible, Genesis 1:26. Ayan, God said, let us, ayan, parenthesis, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the tame beast, and over of the earth, and over everything that creepeth upon the earth. Ayan. Let us. Ngayon, sa suma total, sa pinaka talagang aktibo na gumawa, walang iba kundi si Kristo. Uno-uno-tres ng aklat ng San Juan. Hindi malalalang ang sanlibutan, kundi sa pamamagitan niya. Ginawa ang sanlibutan sa pamamagitan niya. By Him or through Him. Yan po ang sagot natin, kapatid na Ray, kapatid na Nuno. Yan. Okay, next question. Doon po sa ano, sa Hope 33:4. Baka siya ang gusto. Okay, sige po. Yung Holy Spirit din, yung kabilang. Word mismo na ang Holy Spirit, ito ang mandala lang. Mandala lang siya. Baka ganun. Sige, sama mo na yan. 33:4 ng Hope. 33, mga creator kasi yan eh.
Lagay natin sa English. Wow. Oo nga. Mahirap makakaintindin Tagalog. Oo nga. Oo nga. Hindi nakakaintindin Tagalog eh. English lang eh. Ang sabi po dyan? The Spirit. Oh. Doon po sa ano, ano bang translation yun? Good news sige, ba? Pwede na po yan. Oh, sige. The Spirit of God had made me. Sa Tagalog na nga lang po. Sa Tagalog. Sa Tagalog. Nililito mo yung ating ano, operator po, ayan. Eh. Ayan, maganda. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Dito po sa ang Biblia. Doon po sa ang Biblia. Ang Biblia. Yung yan. Baka bagong Biblia. Yun, opo, yun. Ang bagong ang Biblia, Brother Louie. Nalilito yung ating operator eh. Yan. Yan. Ayan. Ayan yun yung translation na yun. Ang Espiritu ng Diyos, Holy Spirit po yan, ang sa aki may lalang. At ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. So malinaw po dyan mga kapatid, mga kaibigan, kung gusto nyo ng letra for letra na mababasa natin na kung ang Holy Spirit ba ay talagang creator o manlalalang o manlilikha, nariyan po sa talatang yan. Ano po? Sabi dyan, ang Espiritu ng Diyos ang sa aki may lalang. Ayan, ako, maraming salamat po. Last, pasensya na po uli ha. Brother John Lloyd, para doon sa mga viewers natin, pakisave mo lang itong mga maiiwang tanong para sa susunod na Sunday, dito muna tayo mag-focus para hindi naman nakakaya sa ating mga viewers na nalockdownan yung kanilang mga tanong. Eh, limitado lang po tayo oras kasi yung ating po mga nasa ating camera, may mga lakad pa ho ito, kaya pasensya na po kayo ha. Mingi po ko ng paumanin na hindi po matutugon ng lahat. Oh, sorry po. Ito na po ang pinakalas, mga kaibigan. Pansamantalayan. Rolly Aquino Subion. Mga brad, Matthew chapter 14, verse 26. Patunay daw po na may kaluluwa talagang naliligaw. At ang patay ay gumagala lang kasi ang mga apostol, ayon dyan sa Matthew 14:26, napagkamala na multo si Kristo. Aba, eh alam niyo, bago kay bigay kay Brother Newell, kay Brother Ray, eh pagdating sa kaluluwa, totoo pong may kaluluwa. Hmm. Ayan. Kaya lang dito sa 14 ng Mateo, kapatid na Rolly Aquino, lagana pa ang paniniwala dyan eh, ng kahit ang mga alagad, epektado pa rin sila niyan eh. Excuse me. Hindi pa masyadong totally buo ang paniniwala rito ng mga alagad eh. Nakita mo kahit ang mga alagad napagkamalan siyang multo, 'di ba? Sabi ay multo, pero sabi ni Kristo hindi ako. Yan yata yung kasaysayang pinalakad si Pedro eh, 'di ba? Ngayon mga kaibigan, pagdating sa kaluluwa, tingnan po ninyo yung original na pinagmula ng tao. Alam niyo isa sa mga doktrina na pinasimulan sa Garden of Eden, yung immortality of the soul. Kaya nga sabi nga sa atin, ito bang kaluluwa nagkakasala, mamamatay? Mamamatay po ang kaluluwa. Tapos ito gagala-gala. Oh, ngayon nasabi riyan, ang kaluluwa po, ito na pong kabuuan ng tao. Sa Genesis chapter 2 verse 7, sa ang bagong ang Biblia. Bago ko ibigay ka kapatid na rin, kapatid na Nuwal. Ayan, 2:7 ng Genesis, ang bagong ang Biblia. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging ano? Buhay na kaluluwa. Kaya nung pumasok ang kasalanan dyan, yung kaluluwa na yan, ay namamatay. 18:4-20 ng Ezekiel. O kaya ang kaluluwa, hindi po hiwalay na persona, kundi po ito yung kabuuan. Yan. Mula dun sa dalawang elemento, breath of life, dust of the ground, plus living being or living soul. Bilang mo po, mga kapatid. Madagdag ko lang, kapatid. O, sige na po. Sige po. Doon po kasi, sabi nung binanggit po no, na parang inakala o naging kuro-kuro ng mga alagad na si Kristo ay multo. Hindi naman po kasi lahat ng paniniwala sa mga panahong iyon ng mga alagad ay tama na kagad. Nagkakamali rin yung mga apostol, kapatid. Pag hindi turo ni Kristo. Tama. Tama po. Pag hindi turo ni Kristo. Kaya nga meron ganito tayong mababasa, kapag po natin kapatid na John Lloyd, sa
2 Peter 3:18. Ayan. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. So makanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. So yun po yung nais ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Siya pong sumulat neto, no? Na ang sabi niya, tayo daw ay lumago. Ibig sabihin, mag-grow. Yung ating mga maling paniniwala, yung ating mga maling practices ay unti-unting maalis. Kahit gradually sa ating mga buhay sapagkat yun ang naman talaga ang nais ng Panginoon. Sa yamangang tumawag sa atin ay banal, tayo ay magpakabanal. Oh, no? Tsaka yung dagdag ko lang din, yung tinutukoy po sa Matthew, hindi naman din actually kaluluwa pinag-uusapan dyan eh. Inakala ng mga alagad na si Jesus ay naging espiritu. Yeah. Iba pa yan sa kaluluwa. Katunayan, pag binasa natin yung Lucas, ito ay isang tagpo rin ito, pero same scenario. Lucas, Kapitulo 24, talatang 37. Pakilagay nga po. Lucas 24, talatang 37. Datapwat sila'y kinalabutan at nangahintakutan at inaakala. Yeah. Mali nga ito pag sabi inaakala, hindi totoo eh. Inaakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. Yeah. Hindi nila iniisip ito na si Kristo actually ay parang kagaya na isang kaluluwa na nagbabalik tapos merong unfinished business kagaya ng ginagawa ng iba. Hindi ho. Eh dyan po sa talata, inaakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At yung espiritu naman na kinakatakutan nila, ito yung mga bad spirit. Kaya akala nila nakakakita sila ng isang bad spirit. Kaya sa isang translation, akala nila ay multo o bad spirit. Pero itinuwid din sila ni Kristo. Katunayang, mali yung kanilang akala at hindi nga rin po ito tumutukoy sa kaluluwa. Sa 38, sa sunod lang na talata, 38, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangagugulumihanan at bakit nangangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? 39, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu, hindi ho yung kaluluwa, isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kasi may mga espiritu naman kasi talaga, kagaya ng mga bad spirit. Si Satan ay espiritu, ang Diyos ay espiritu. Kaya totoo talaga na mayroong espiritu. Nga lamang, inakala nila na si Kristo ay nakita nila bilang isang espiritu. Kaya ang sabi ni Kristo nung itinuwid, imposible mangyari yun. Kasi paano nyo ako makikita kung espiritu ako? E tingnan ninyo, meron akong, tingnan nyo yung aking kamay at saka paa, hipuin ninyo. Ang espiritu, imposible nyo makita kasi walang laman at buto yon. Pero ako ay meron. Kaya nakikita nyo ako. Kaya hindi ako espiritu. Kaya wala tong kinalaman sa doktrina ng immortality of the soul. Wala siyang kinalaman actually. Yan nga, kagaya ng binanggit ni Kalino, mga maling paniniwala po yan. Kaya nga itinuwid sila ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, nako po, maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, ano? Kaya dito po sa ating pag-aaral, tandaan po natin, kahit na po ang inyong pangalan ay napakaganda, kahit na po sinasabi ng iba na nagtatag ng iglesia, tatag ng samahang pananampalatay, si Kristo rin, masusukat pa rin po yan sa aral. Hindi sa paramihan, hindi sa pagandahan ng iglesia, hindi sa pagandahan ng mga kaanib, kundi yan po makikilala sa aral at turo na nagmumula po sa ating Panginoon na nasusulat ayon po sa Biblia. Mga kasama, bago po tayo bumati, kapatid na rin, kapatid na Nuwal, sa inyong mga cellphone, gusto ko naman itong basahin itong isang tanong na ito sa cellphone, ano? May tanong kasi rito sa aking cellphone. Mahirap sagutin, hindi ko kaya sagutin ito, kapatid na Ray. Anong sabi? Sabi ni kapatid na Rocky Tulog. Ay, mahirap talaga yan. Ako hindi ko rin kaya sagutin ito. Tatanggi ako talaga dyan. Eh, ang tanong nito, tanong ko sa inyong apat dyan. Pero excuse me, kapatid na Rocky, tatlo lang mo kami. Wala rito yung isang ano. Sige, valid na natin tanong nyo. Kung marinig man ito nung wala dito, bahala na siya kung kaya niya sagutin ito. Sino sa inyo dyan ang poging kaluluwa o pangit na kaluluwa? Abay, ako hindi ko kaya sagutin to, kapatid na Rocky Tulog. Actually, Karaki, hinahamon ko nga si Pastor Jomel eh. Patutunayan ko na mas gwapo ako sa kanya ayon sa asawa ko at sa nanay ko. Kasama sa referensya ko dyan yung
kaluluwa. Nagwapo rin yung aking kaluluwa. Ang problema, ewan ko kung ikakasa. Oh, masasagot natin yung pagkakinasa. Hindi na pag-usapan, ayon sa Biblia. Wala nang Biblia-Biblia. No? Oo, wala na sa Biblia ito. Kaya ito, mga minamahal, kay Rabbi, kay Rocky Tulog, mahirap sagutin ang iyong tanong, lalo kung ayaw ikasa sa debate. Kaya kapag kinasa sa debate, diyan natin malalaman. Kaya pag kumasa si Pastor Jomel, diyan natin malalaman, patutunayan ko, nagwapo ang aking kaluluwa ayon sa aking asawa. Ngayon pagka pumalag si Jomel at napatunayan na mas gwapo ka, si Rocky Tulog naman ang iyong kakasahan. Ayan. Kaso mahirap din labanan yan. Mahirap din to labanan kasi marami rin referensya ito. Kaya shout out sa iyo, Rami. Sige po. Okay. Maraming salamat po sa ating mga viewers. Ito po ay babagi na namin bawat isa. Binabati natin si Rocky Tulog. Magandang hapon sa iyo dyan. God bless din po. Ganun din kay Rakino Vicky. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kapatid na Na Prades. Ayan. Ganun din po kay kapatid na Madam Ruthie Tobias and family. Kay Kuya Emil, Ate Shirley, dyan sa Sydney, Australia. God bless po. Doon sa kaibigan natin, ayan, itong kaibigan nating naka-stamp up na pababa, no? John De La Rama Hermani, ayan, o Hernani. Kay Adya Alamasco, ayan, from Pasig. God bless din po sa inyo. Norma De Jesus, walang katapusang Sabado, ayan. Maraming salamat po. Kay Jonathan Sebastian, yung kaibigan natin, ayan. Kay Helen Camacho, thank you po sa inyong panonood. God bless sa inyong lahat. Si Vince Raso, ayan, thank you po. Predilin Ojutan Azuela, ayan, yung mga nagko-comment sa atin. Kaibigan natin, Ashley Sarmento, Amy Alfonso, God bless po sa inyo. Kapatid na Early 7 Strike Clan, thank you po. Ayan. Okay, yung iba, kayo na po, kapatid na... Wala na, nabanggit nyo na lahat. Sure lang, ha? Oo, oh, hindi ko, wala na ako makita. Oh, ito, si Arthur Pabito Pabrigala, ayan. Maraming salamat. Shoutout okay. Kay Rocky Tulog. Ayan, Malasarte Arellano. Ayan, John Ray Rabelo, maraming salamat. Niño Pedrera. Okay. Diyan po kay Madam Chet Pulpulaan, thank you po. Manolo Humalon. Naku, ang daming po, pasensya na po, ha? Okay. Kung di ko mamabanggit, Albert Duyog, yan, God bless po sa inyo. Okay, tinitingnan ko po sa akin cellphone, yan, Triple RG Galtak, ayan. Okay. Ayan, kay Jomel, Pastor Jomel Arsenal, thank you po. Nelson Valencia, God bless po sa inyo, Pastor Nelson Valencia. Okay, Ate Grace, Clopas Family, ayan, thank you po. Dante Villas, ayan, thank you, God bless. Okay, meron pa ba? Perdrin. Okay, Perdrin. Yan. John Lester Perdrin. Recto. Yan. Manolo Humalon. Wala na po. Okay, yan na po. Nabasa ko na po. Sa lahat na lang po. Yan ang mga viewers natin. Evangelista. Yan. Bustos Bulacan. God bless po. Okay, kapatid na rin. Kapatid na Nual. Meron pa ba kayong pahabol at bago kayo mag-closing prayer sa inyo? Shout out kay Pastor Jomel Arsenal. Opo, nag-asawa na ako at napakaganda ng aking asawa. Pumili rin ako ng Bisaya. Gawa ng yung asawa niya, di ba, Bisaya? Ganun talaga eh. Pag Bisaya daw, magaganda. Yan. Ewan ko lang kung totoo, pero para sa akin kasi totoo eh. Ako, hindi na ako kukontra dyan. Ako yung saludor yan. No? Kaya shout out kay Pastor Jomel. Shout out kay Pastor, kay Brother Rocky. Rocky Tulog. Ganon din kay Brother Camacho. Kung saan ka man naroon, ay nagpa-practice sa Red Cross. Natanggalan ba ng dugo? Ayun ba yung practice sa Red Cross? Nagpa-practice po siya ngayon sa Red Cross. At ganon din kay Brother Aldrin Roeta. Shoutout sa iyo. Magpagaling ka. Miss na miss ka na namin. Yung nakakalakad na kapatid Ray. Sinid ko sa iyo. Siya nga yun eh. No? Nakakalakad si na. Papanalangin namin sa Panginoon ang agaran at mabilisan mong pagaling. Namimiss na namin yung mga panlalait mo sa amin. Namimiss ka na namin eh. Kaya sana magpagaling ka para makabalik ka na kagad. Okay. Thank you. Ganun din sa aking mahal na asawa. I love you very much. Okay. Sige po. Maraming salamat sa buong distrito ni Pastor Art. Yan. Thank you po. Sino ba pipray sa inyo? Brother Nuwal, closing prayer. Okay. Sa ating pong pagtatapos, tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, dahil sa isa na namang napakagandang talakayan. Salamat po sa inyong pangunguna
Salamat po sa pangunguna ninyo sa aming mga kapatid, sa aming mga manunood. Panginoon, pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin, kami pong mga tumatalakay, lalo't higit ang mga nagsusuri ng katotohanan. Nawa po, Ama, sila ay makaabot at makarating sa pagkaalam ng katotohanan at mga ligtas. Panginoon, purihin po kayo magpakailanman, sumaiyunawa ang lahat ng karangalan, pagsamba at lahat ng papuri. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis